sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Hi, Nixes! Bati ni Febby sa Spitz-type dog na sumalubong sa kanya pagpasok niya sa gate ng bahay nila. Kakauwi niya lang galing sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Day off niya ng araw na yun. Every other weekend ang day off niya. Ayon sa pagkakatanda niya, ito pa lang ang panglabing dalawang day off niya at sa labing dalawang iyon ay anim na beses lang yata siyang lumuwas upang umuwi sa bahay nila sa Pasig. Ayaw talaga siyang payagan ng mga magulang na magtrabaho sa Bacolod dahil mapapalayo siya sa mga ito. Ngunit gusto rin naman niyang maging independent. Buong buhay niya ay nakapisa na siya sa mga magulang, kaya nang matanggap siya sa isang sikat at sosyal na restaurant sa Bacolod, ay agad na siyang umalis sa kanila, kahit tutol ang mga magulang niya. Kinarga niya ang aso na kanina pa nagpapapansin. Namiss kita, Nexus! Aniya sa aso. Dinilaan siya nito sa pisngi. Namiss mo rin ako, no? Nakangiting wika niya, saka pumasok sa loob ng bahay nila. Naabutan niyang nagluluto ng agahan ng mommy niya. Dahan-dahan niya itong nilapitan upang sorpresahin. Ibinaba niya ang karga-kargang aso at niyakap mula sa likod ang mommy niya. Febby? Bulalas nang humarap sa kanya. Ginulat mo kung bata ka. I miss you, me. Lalo naman kami. Miss na miss ka na namin. Binitawan ito ang sandok na ginagamit sa pagluluto ng sopas at pinatay ang kalan. Niyakap na rin siya nito. Buti naman at naisipan mong umuwi. Alam niyang nagtatampo ito, ngunit hindi na niya yun pinansin. Ang mahalaga ay umuwi siya at makakasama niya ang mga ito hanggang kinabukasan. Mami, wala nang tampo-tampo. Nandito na naman ako. Pangaalo niya sa kanyang butihing ina. Oo na. Nakangiting wika ng mami niya. Kumain ka na. Sabay-sabay na tayo ni na daddy, mami. Sige, kigisingin ko ang daddy at ang kuya Arnold mo. Kasama rin ang kuya mo ang mag-anak niya. Anang mami niya bago siya talikuran upang puntahan ang mag-anak nila. Ang kuya Arnold niya ang panganay sa kanila. May anak at asawa na rin ito. Ang ate Gail niya at ang pamangkin niyang si Santi. Ang isa naman niyang kuya ay nasa Canada. May pamilya na rin ito. Siya ang bunso at nag-iisang babae. Tita! Sigaw ni Santi habang patakbong lumalapit sa kanya sa harap ng hapagkainan. Nang makalapit na ang 5 taong gulang na bata, ay mabilis siya nitong niyakap at hinalikan sa pisngi. I miss you! Namiss din kita. Nakingiting wika naman niya, saka ginulo ang buhok ng pamangkin. Alam mo ba, tita, may isa pang nakakamiss sa'yo. Talaga? Sino naman yun? Secret. No clue. Bibong wika ng bata. Kahit nursery na ito sa pasukan, ay baby pa rin ang turing ng lahat dito kaya naging masyado itong makulit. Ngunit ito rin ang pinakamalambing na batang nakilala niya. Bakit naman secret pa? Secret namin yun ni Miguel. Si Miguel ay inaanak niya. Aba, may pa-secret-secret na kayo ngayon ni Miguel, ha? Punta muna tayo sa McDo, tita. Tapos sasabihin ko na sa'yo ang secret na yun. Pang-uuto pa sa kanya ng pamangkin. Natawa na lang siya. Ang kulit mo talagang bata ka. Sabihin mo muna kay tita tapos ililibre ka ni tita sa McDo. Pang-uuto niya rin sa pamangkin niya. Ayoko, tita. Punta muna tayo sa McDo. Nakalabing wika nito. Naku, hindi pwede. Magagalit si Lola. Kumain ka muna ng almusal, tapos mamayang hapon, pupunta tayo sa McDo.
Iba na lang, tita. Ibinili mo na lang ako ng laruan sa mall. Demand pa ng pasaway na bata. Sige, mamaya. Pero sabihin mo muna sa akin ang secret niyo ni Miguel. May nakakamiss nga sa'yo. Sino nga? Si Tito Jason. Hindi siya nakaimik. Si Jason ay kababata niya. Pamangkin ito si Miguel at ito ang pinaka nakakainis na lalaki sa planet Earth. Mayabang kasi ang lalaking yun. Feeling niya ay laging may bagyo sa Pilipinas kapag nasa paligid ito. Palingkero din ang lalaking iyon. Hindi niya nga alam kung bakit nakatagal dito ang girlfriend nitong si Ivy. At ang lalaki ring ito ang paulit-ulit na inirereto sa kanya ng kanyang mga magulang. Hindi niya rin alam kung bakit. Hindi niya rin alam kung bakit hindi niya makita sa lalaki ang nakikita ng mga magulang niya rito. Ano ba yan? Napabangon si Febby mula sa pagkakahiga ng magising sa nakakainis na tunog ng drum mula sa kapitbahay nila. Oo na, marami kang instrumento, kayang tugtugin. Pagmumonolog pa niya. Si Jason ang nagda-drums. Iyon din ang dahilan kung bakit buisit siya sa lalaking yun. Kung hindi siguro ito ang nag-iingay, ay baka hindi siya masyadong naiinis ngayon. Isa pa ay puyat siya. Alas tres na siya ng umaga na kapag out sa restaurant at dumiretso na kaagad siya sa bahay nila ngayon sa Pasig. Pagkatapos ay alas tres pa lang yata ng hapon, ay nag-iingay na ito. Sana kasi diba soundproof ang bahay? Patuloy niya sa paglilintaya. Dating miyembro ng isang banda si Jason. Sa ngayon ay hindi na niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan nito. Ano naman ang pakialam ko sa lalaking yun? Naiinis na tumayo na siya. Hindi na rin naman siya makakatulog pa. Pagkaligo niya ay bumaba na siya. Nakita niya ang buong mag-anak nila na nakasalampak sa sofa at kumakain ng chips. They must be watching a movie or something. Ano naman kaya ang bago sa Netflix? Tita, sabi mo pupunta tayo sa mall. Mabilis na tanong sa kanya ng pamangkin nang makiupo siya kasama ang mga ito sa harap ng TV. Nanonood ang mga ito ng isang romantic Tagalog film. Mamaya na, Santi, okay? Tumahimik naman ang bata. Marahil ay nakontento sa sinabi niya. Wala na bang ibang palabas dyan, kuya? Ang baduy eh. Baduy talaga yan, lalo na kung hindi ilabang nanunood. Pagpaparinig na naman ito sa kanya. Hindi nga niya maintindihan kung bakit kating-kati na ang mga itong magka-boyfriend siya. 25 pa lang naman siya at hindi 52. Ako na naman ang napansin niyo. Nakalabing wika niya. Kasi naman anak, kailan mo ba balak lumagay sa tahimik? Ang mami niya yun. Tahimik naman ang buhay ko ah. Painosenteng tugon niya. Alam niya ang ibig sabihin ng mami niya. Ayaw niya lang isabuhay iyon. Wala talaga eh. Huwag kang pilosopo, Pebby. Wala ka pa talagang balak mag-asawa. Naku naman, Mi. Eto na naman tayo. Unang-una, wala akong boyfriend. Paano ako mag-aasawa? Pangalawa, hindi pa naman po ako matanda. Pagtatanggol niya sa sarili. Maya-maya lang ay sigurado siyang pagkakaisahan na siya ng lahat. Anong hindi matanda? Iha, 25 ka na. Kapag umedad ka ng 30 ay mahihirapan ka ng manganak. Ilang milyong beses na niyang narinig ang sermon na yon mula sa mami niya, kaya sanay na siya. At saka nariyan naman si Jason, ayaw mo lang pansinin. Ilang milyong beses na rin ba niyang narinig ang pangretong iyon sa kanilang dalawa ng lalaking kinaiinisan niya? Jason na naman, hindi ba talaga kayo magsasawang ireto sa akin ng lalaking yun? Naiiritang wika niya. Ano ba naman kasi ang ayaw mo kay Jason, Febby?
ang Ate Gail niya yon, asawa ng Kuya Arnold niya. Mayabang siya. Kasi may maipagmamayabang naman talaga siya. Singit pa ng mami niya. Napabuntong hininga na lang siya. Kailan ba siya nanalo sa mga ito kapag si Jason ang pinag-uusapan? I don't like him, okay? Bakit ba kasi? Ang hipag niya ulit yun. Basta, ayoko sa kanya. Saka may girlfriend na yung tao. Kunot ang noon ng wika. Kahit kailan talaga ay panira ng araw niya ang lalaking yun. Basta na pag-uusapan na ito, ay nawawala na ang ganda ng mood niya. Girlfriend pa lang naman yun, hindi pa asawa. Ang mami na naman niya yun. Naluloka na talaga siya sa pamilya niya. Hindi na lang siya nagsalita pa. Hindi matatapos ang usapang yun kung sasagot pa siya ng sasagot at sasalungat ng sasalungat sa mga sinasabi ng mga ito. Minabuti na lang niyang pumunta sa maliit na flower garden ng mami niya sa bakuran nila para malibang siya at mawala ang ngit-ngit na nararamdaman. Pagkakita niya pa lang sa mga orchids na kulay lila ay parang bigla nang nawala ang inis niya sa mundo. Naupo siya sa isang maliit na stool at pinagmasda ng iba pang pulaklak sa bakuran. Hindi tuloy niya maiwasang isipin ang unang lalaking nagbigay sa kanya ng bulaklak. Ito rin pala ang nag-iisang lalaking naglakas loob na magbigay sa kanya niyon. Ito ang lalaking kinaiinisan niya. Ang lalaking mahal ng lahat, maliban sa kanya. Tuwing maaalala niya ang araw na binigyan siya nito ng bulaklak, ay hindi niya maiwasang mapangiti kahit asar pa siya rito. Maton kasi ang tingin sa kanya nung high school. One of the boys, ika nga, kaya walang nagbibigay sa kanya ng bulaklak at chocolates sa kahit anong okasyon. But one day, bigla na lang may bumulagang bulaklak sa mukha niya at galing iyon kay Jason. Hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na yun. Pakiramdam niya kasi ay iyon ang araw na siya ang pinaka-espesyal na tao sa buong mundo. Ngunit isang araw lang ding nagtagal ang pakiramdam na yun. Flashback. Fourth year high school na si Febby sa isang private school and it was a Valentine's Day. Lahat yata ng babae sa school nila ay masayang masaya. Lahat ay may hawak na roses, may mga bit-bit na chocolates at may yakap-yakap na stuffed toys. Buti pa sila. Aniya, habang mag-isang nakaupo sa loob ng classroom at nakatunghay sa mga dumadaan sa koridor. Siya, wala siyang manliligaw. Walang nagkakagusto sa kanya. Palibhasa ay akala ng mga lalaki sa school nila ay tomboy siya. Puro lalaki ang kaibigan niya. Hindi rin siya pala ayos ng sarili. Wala siyang pakialam kahit magulo ang buhok niya. Kung hindi pa siya sinabihan ng advisor niya na itali ang buhok niya, ay hindi niya pa iyon gagawin. Ngunit sigurado naman siya sa sarili niyang hindi siya tibo. Babaeng babae siya. Kaya nga naiingit siya ngayon sa mga babaeng may mga roses, stuffed toys at chocolates na dala-dala. Napabuntong hininga siya. Ayaw na niyang tingnan ang mga babaeng dumadaan. Lalo lang siyang nagsiself-pity. Binuksan niya ang bag at kinuha ang notebook. Magre-review na lang siya para mabura ang inggit sa kanyang sistema. Busy siya sa pagbabasa nang biglang may bumulagang bouquet sa mukha niya. Isa iyong yellow stargazer na may mga puting roses na dekorasyon. Iyon na yata ang pinakamagandang arrangement ng bulaklak na nakita niya ng araw na yon. And it was for her. Nag-angat siya ng tingin. Sumikdo ang puso niya nang mamataan ng napakagandang pares ng mga mata. It was Jason, standing in front of her with a cute smile on his lips. For you. Para sa akin? Bakit? Totoong nagtataka siya. Hindi siya kasundo ng lalaki.
In fact, ay kinaiinisan niya ito at hindi iyon lingid sa kaalaman nito. Kaya nga hindi na lang din siya pinapansin ng lalaki. At ngayon ay binibigyan siya nito ng bulaklak. Bakit? Valentine's Day kasi ngayon eh. Simpleng sagot nito habang hawak-hawak pa rin ang napakagandang bouquet ng bulaklak. Hindi niya pa rin kasi tinatanggap iyon. She was really shocked. She didn't know what to do. She didn't even know what to feel. Alam ko. Ano naman ngayon? Kaya nga naisip kong bigyan ka nito. Sige na, tanggapin mo na. Lalo pang inilapit nito sa kanya ang bulaklak. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng bulaklak. At mula pa sa huling taong iniisip niya na magbibigay niyon sa kanya. Salamat. Mahinang sambit niya sa katinanggap ang bulaklak. Iyon ang araw na nawala ang inis niya sa lalaki. Pero good for one day lang yon, dahil kinabukasan ay hindi na naman sila nagpapansinan, kaya nainis na naman siya dito. Naaalala niya pa ang note na nakadikit sa bulaklak na yon. Sinabi nito na sana ay huwag na siyang mainis sa kanya. Ngunit iyon nga, kinabukasan ay na-expire na ang kaswitan nito sa kanya. End of flashback. Hindi kaya nag-e-expect lang siya noon na panliligaw na ang susunod nitong gagawin? Kaya naiinis pa rin siya rito hanggang ngayon? Hindi ganun. Mabilis na tili ng utak niya. Binura na lamang niya sa isip niya ang pangit na isipin na iyon. Ngunit naaalala niya pa rin si Jason. Nagtataka pa rin siya sa sarili niya kung bakit ayaw na ayaw niya rito. Parang napakababaw naman kasing dahilan na mayabang ito kaya galit na galit siya rito. Ang OA niya kung iyon lang ang dahilan niya. Ano nga ba kasi ang dahilan? Hindi niya rin masagot ang sarili niya. Ilang taon na nga ba silang ganun ni Jason? 15 years. Ipinatong niya ang mukha sa likod ng kanyang mga palad. Nangalumbaba na lang siya sa harap ng mga bulaklak. Bakit ko ba siya iniisip? Tanong niya sa mga bulaklak na parang may kakayahan ng mga itong sumagot sa tanong niya. Para na ba akong tanga? Oo. Nilingon niya ang nagsalita. Si Emily yun. Ate ito ni Jason, ang nanay ni Miguel. Nasa loob na ito ng bakura nila at may bit-bit na libro. Ikaw pala, Ate Emily. Ako nga. Kamusta naman ang pagkausap mo riyan sa mga bulaklak ni Tita? Sumagot na ba? Pang-aasar ng babae. Natawa na lang din siya. Ayaw ngang sumagot eh. Pagpatol niya sa biro ng babae. Sige, sasabihin ko kay Tita na turuan niyang magsalita yung mga alaga niya. Ika nito, saka lumapit sa kanya. Ano ba kasing problema mo at parang sira ka riyan na kinakausap ang mga bulaklak na yan? Wala naman, sagot niya. Hindi naman niya pwedeng sabihin dito na kapatid nito ang iniisip niya. Ano pala yung libro na yan? Pag-iiba niya ng topic para hindi na siya kulitin pa ng babae. Ah, ito? Wika ng babae saka inihirap sa kanya ang libro. Pocket book. Maganda kasi ang istorya nito kaya ipapahiram ko kay Gail. Baguhan lang yung writer nito pero nakakatuwa siya. Tiningnan niya ang pabalat ng libro. Ruby Haley ang pangalan ng writer. Ang cute ng name niya. Yes, she's a very funny writer. You must read her books kasi medyo nai-stress ka. Sige, thank you sa idea, Emily. Tita, gusto ko yung robot. Turo ni Santi sa isang malaking figura ni Bumblebee ng Transformers na nasa Toy Kingdom na sila. Hindi talaga siya tinigilan ng makulit na bata hanggat hindi niya tinutupad ang kanyang pangako.
Maganda yan, Transformers! Oo, ang ganda nga niya. Ang ganda rin ang presyo. Bulong niya habang inaabot ang laruan. Nawindang siya nang makita ang presyo ng laruan. 3,000 lang naman iyon. Hindi ito maganda, Santi. Aniya, saka ibinalik sa lalagyan ng laruan. Maganda yun, tita! Ungot ng bata. Tibali sana kung 300 lang ang laruan na yun. Kuripot siya. Alam niya yon at hindi niya talaga kayang bumili ng ganoong kamahal na laruan. Okay lang sana kung birthday nito, baka sakaling pinagbigyan niya ito ngunit wala namang okasyon. Naku, pangit yun! Salungat niya sa bata habang pilit na inilalayo sa lugar kung saan nakadisplay ang laruan. Ngunit saksakan talaga ng kulit ang pasaway na bata, kaya hindi ito nagpahila sa kanya. Ipinagpipilitan pa rin ito ang gusto. Tita, gusto ko nga ng Bumblebee. Nakalabi ng wika ni Santi. Santi, iba na lang. Nagtangka na naman siyang hilahin ng bata, ngunit talagang nagmamatigas ito. Ayoko ng iba! Santi? Mahirap talaga kapag naging spoiled ang isang bata. Tumitigas ang ulo. Hi, Santi! Naistatwa si Febby nang marinig ang boses ng bumati sa pamangkin niya. How could she forget that voice? Eh, ilang taon na niyang kilala ito. Nilingon niya ang pinanggagalingan ng tinig. Hindi nga siya nagkakamali. Si Jason nga ang bumati sa pamangkin niya. He was wearing a dark brown, plaid long-sleeve polo, folded up to his elbows, and acid-wash jeans together with a pair of brown chuck tailor shoes. Modelong-modelo ang dating nito. No wonder, maraming mata ang nakatutok dito. Tito Jason! Yumakap dito ang pamangkin niya. Nakapili ka na ng toy? Lumuhod ang lalaki upang magpantay ito sa pamangkin niya. Yes! But tita didn't buy it. Pa-English-English pa tong kutong lupa na to. Sisiraan lang din naman pala ako. Nilingon niya si Jason. Nag-iwas siya ng tingin. Sige, I'll buy it for you. Talaga, Tito Jason? Nagniningning ang mga mata ng pasaway niyang pamangkin. Santi, masyadong mahal ang laruan na yan. Tutol niya. But I like it. Nawala ang kislap sa mga mata ng bata. Gusto niyang makonsensya ngunit nang hihinayang talaga siya sa perang magagastos para lang sa laruan na yun. Marami ng grocery items ang mabibili sa halagang 3,000 piso. Don't worry, Febby. Ako nang bibili para sa kanya. Baling sa kanya ni Jason, inirapan naman niya ito. Bahala ka. Aniya, saka naglakad palayo sa mga ito. Bahala siya. Bulsa naman niya masusugatan. Kahit kailan talaga, ang napakayabang mo, Jason. Aniya sa sarili nang makalayo na sa mga ito. Napadpad siya sa istante ng mga cute na stuffed toys. Pinagsawa na lang niya ang mga mata sa mga laruang iyon kaysa mainis kina Santi at Jason. You like that? Napaigtad siya nang biglang may kumausap sa kanya. Nakita niya si Jason sa kanyang likod habang nakatingin sa isang brown na teddy bear na halos kasing laki yata niya. No, ayoko. Aniya, saka hinablot ang kamay ni Santi mula sa pagkakahawak ni Jason. Santi, say thank you to Tito Jason. Utos niya sa bata. He already did. Sansala naman ni Jason. Kung ganon, mauuna na kami sa'yo. Paalam niya sa lalaki. Salamat ulit. Naglakad na sila palayo sa lalaki.
Sa totoo lang ay gusto niya ang malaking teddy bear na yun dahil hindi pa talaga siya nakakatanggap ng teddy bear sa tanang buhay niya. Ngunit kung magmumula na naman yun kay Jason, ay di bali na lang. Hey! Sasabay na ako sa inyong kumain. Habol ni Jason. Hindi niya ito pinansin, ngunit ang pasaway niyang pamangkin ay bumitaw sa kanya at dinaluhan ang bumili ng laruan nito. Siyempre, ang amor ng bata ay rito dahil ito ang hero niya sa araw na yun. Sa bahay na lang kami kakain. Malamig niyang wika. Bakit pa? Dito na lang. Treat ko. Alok ng lalaki. Ayaw niya yung tanggihan. Siya pa? Basta libre, gustong gusto niya. Kaya lang ay ayaw pumayag ng napakataas niyang pride. Hindi na, sa bahay na lang kami kakain ni Santi. Tita, sa McDo na lang tayo kumain. Ani Santi habang nakatingin sa kanya. At iyon, wala na naman siyang nagawa. Ang pasaway na naman niyang pamangkin ang nasunod. What do you want? Tanong ni Jason sa kanila habang nakaupo sa pinakagilid na pwesto sa loob ng fast food chain. Akin burger, saka coke, saka ice cream. Bibong sagot ng pamangkin niya. Ikaw, Febby. Baling sa kanya ng lalaki. Kahit ano na lang? Sorry, walang kahit ano rito. Nakangiting wika ng lalaki. Bahala ka na. Malamig na wika niya. Hindi na lang niya pinatulan ng lalaki. Naiinis na rin kasi siya sa eratikong pagtibok ng puso niya. Ayon sa napaka-limited niyang memorya, ay nagkakaganoon lang siya kapag nasa malapit na si Jason. Ang eksplanasyon niya pa nga roon ay ganoon talaga ang nararamdaman ng isang tao kapag nasa malapit lang ang taong kinaiinisan nito. Hi, Ma'am Febby. Kamusta naman po ang day off mo? Nakahanap ka na ba ng papa? Magtigil ka nga, Rochelle. Sagot niya sa isa pang mga waitress ng restaurant na minimanage niya. Umuwi ako sa bahay ng mga magulang ko. Papa ka riyan. Negative pa rin? Dismayadong tanong ng babae. Bakit ba kasi love life ko ang pinakikialaman mo? Love life mo na nga lang ang atupagin mo. Wika niya rito. Ma'am, may love life ako at ayos ang takbon yun, kaya yung love life mo na lang ang aatupagin ko. Nakangising sagot pa ng babae. Nobyo nito ang isa sa mga waitress ng restaurant. Buti pa nga ito ay may love life. Hindi, trabaho mo na lang ang atupagin mo. KJ mo talaga, ma'am. Nakalabing wika ng babae saka nilapitan ng isang customer na pumasok sa restaurant. Hi, Febby. Bati sa kanya ng kadarating lang na si Diane. Ito ang regular na performer nila. She was an acoustic singer. Kapag gabi, ay nagre-rinarinahan ito sa entablado sa pinakagitna ng restaurant na yun. Hello, Diane. Okay na kayo ni Gary? Tanong niya sa babae. Si Gary, ang nobyo nito. Nakita niya ang paglaho ng kislap ng mga mata nito. Mali yata siya nang naitanong. Hindi naitago ng mga mata nito ang lungkot. Hindi niya maiwasang makonsensya. Nope. Siya nga pala. Naipakilala na ba sa iyo ang papalit sa akin? Pagbabago nito ng takbo ng usapan. Hindi pa. Bakit? Nako, baka gustuhin mo nang magkajowa kapag nasilayan mo ang kagwapuhan ng isang yun. Pagmamalaki ng babae. Hinayaan na niya ito kaysa naman pag-usapan pa nila si Gary. Talaga lang ha? Paniniyak niya. Promise. Sabi mo eh. Parang hindi ka naman excited. Huwag ka mag-alala, kapag nakita mo na siya, araw-araw ka nang magiging excited. Ang OA mo, Diane. Darating siya ngayong gabi. Hindi ka madidisappoint kapag nasilayan mo siya. Promise. Oo na, oo na.
Aniya, saka umiling. Hindi naman siya nakaka-interes sa kahit na sinong lalaki, kaya hindi na siya nagtataka kung bakit wala siyang maramdamang kahit na anong excitement. Kahit papaulit-ulit na sinasabi ni Dayan na gwapo ang bagong performer na papalit dito. Isa pa ay nalulungkot siyang aalis ito. Kahit naman sandali pa lang silang nagkasama ni Dayan, ay kaibigan na rin ang turing niya rito. Aalis ka ba talaga? Hey, don't look like you are very affected. Saway nito sa kanya. I am. Malungkot niyang wika. Ano ka ba? Para namang hindi na ako babalik. Anong hindi babalik? Hindi pwede yun ano? Kaya nga, babalik ako, so don't make a face like that. Nakangiting wika ng babae. Ngumiti naman siya para itago ang lungkot na nararamdaman. She knew she was becoming melodramatic. He's here. Naguluhan pa siya sa sinabi ni Dayan. Kumuno tuloy ang noon niya. Tinignan niya ang direksyon na tinitignan nito. Nakita niya ang isang palapit na gray Aston Martin sports car. Nalula siya sa ganda ng kotse na yon. Kahit yata isang taon niyang sweldo, ay hindi kayang bilhin ang kotse na yon. Bihira lang ang ganung kotse sa Pilipinas. Nakatutok pa rin ang mga mata niya sa kotse hanggang sa bumaba na ang may-ari niyon. Muntik siyang matumba nang makilala ang magmamay-ari ng mamahaling sasakyan. The guy was wearing a V-neck violet shirt and simple jeans paired with block sneakers. And the guy was none other than Jason Concepcion. Ito ba ang bagong performer na sinasabi ni Dayan? No, hindi yun maaari. Umalis siya sa bahay nila para iwasan ito at ang pagrereto ng mga magulang nila sa kanila. Tapos ngayon ay makakasama niya na ito sa trabaho. Goodness gracious. Girl, natulala ka na. Untag sa kanya ni Dayan na pumitik pa sa harap niya. Sabi ko na nga ba, you'll be stunned too. Hindi na siya nakapagsalita. Her mind was too occupied with annoying thoughts at that moment. Papalapit ng papalapit si Jason sa direksyon nila. Ang puso naman niya, pabilis din ang pabilis ang tibok. Huminga siya ng malalim. Hindi siya dapat nakakaramdam ng ganun. Hi, Dayan. Nakangiting bati ni Jason sa kaibigan niya nang makalapit ito sa kanila. Nginitian naman din ito ni Dayan. Hi, Febby. Baling nito sa kanya. Hindi siya sumagot. Hindi siya nag-react. You know her? Gulat na tanong ni Dayan kay Jason. Yup. Sang-ayon naman ng lalaki. Magkapit-bahay kami. Ikaw, Febby, ha? Hindi mo sinasabi sa akin na may gwapo ka palang kapit-bahay. Tudyo ni Dayan. Wala akong gwapong kapit-bahay. Sagot niya. Gumuhit naman ang kakaibang ngiti sa mga labi ng kaibigan niya. Alam niyang lihim itong nanunukso. Nagulat siya nang hawakan ni Jason ang magkabilang pisngi niya. Tinitigan siya ni Jason sa mga mata. Ilang pulgada na lang ang layo ng mga mukha nila sa isa't isa. At ito na naman ang puso niya. May problema yata sa mata mo, Febby. Tila nag-i-inspeksyon na wika ni Jason. Pinilit niyang kumawala rito. Nagtagumpay naman siya. Ewan sa'yo. Bulyaw niya rito saka nag-walk out. Pakakalmahin na muna niya ang puso niyang tila nag-aamok. Hello, madlang people! Masiglang bati ni Dayan sa mga diners ng restaurant Calm Music Lounge nila sa gabi. Nakabalik na rin si Febby sa counter ng restaurant. Nasa tabi ni Dayan si Jason. Hindi maiwasan ni Febby na titigan ng lalaki. He was really handsome. He got those ever-smiling eyes. Parang kay amo nito. Makipot ang mapupulang labi nito at matangos rin ang ilong.
Ano nga ba ang inaayawan niya sa lalaking ito bukod sa nayayabangan siya rito? Maybe the fact that the guy was already taken irritated the hell out of her. But why? Ano ang dapat niyang ikairita? Naguguluhan na talaga siya. Basta ayaw niya rito. Tapos. Period. Ayaw na niyang mag-isip ng kung ano-ano pa. Masakit pala sa ulo kapag may iniisip ka na hindi mo rin naman masagot kahit parang napakasimple lang naman ang tanong. Bakit nga kaya ganun? Simple questions sometimes require very difficult answer. Hindi kaya sa mundo lang ng pag-ibig applicable ang ganung statement? Teka, anong pag-ibig? Bakit biglang may pag-ibig? Ipinilig niya ang ulo niya na kanina pa masakit dahil sa mga tanong na nahihirapan siyang sagutin. Siya nga pala. Boses ni Diane ang nakapagpabalik sa kanya sa realidad. Itong guwaping sa katabi ko rito ang papalit sa akin bilang regular performer ng resto. Uy, ang mga kababaihan, natuwa. Natawa ang mga diner sa sinabi ni Diane. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao sa gabing yun kaysa sa umaga. May libreng music na kasi, may libre pang comedian. Kumaway naman si Jason. Lalong nagtilian ang mga kababaihan. Ang gwapo naman kasi talaga nito. Parang gusto niyang takpan ang mga mata ng mga babaeng nagtitilian para hindi na nito masilayan pa si Jason. Pero bakit? Bakit nga ba? She was really going crazy. Hindi na niya kayang bigyan ng paliwanag ang mga inaakto at iniisip niya. Nababaliw na ba siya? Gusto niyo ba ng sample mula kay Jason? Bumalik kay Diane ang atensyon niya. The crowd was cheering and shouting Jason's name. Come on, Jason. Sampulan mo naman sila. Tumayo naman si Jason sa sentro ng entablado. Hindi po ako prepared. Simula ni Jason nang tumapat ito sa mikropono. Ibinigay rito ni Diane ang gitara ng huli. Salamat, Diane. Sample na! Sample na! Sigaw ng mga customers. Hindi po talaga ako prepared. Sana'y pagtiyagaan niyo itong kantang ito. Iyon ang huling lintayan ni Jason bago ito nagsimbulang i-strum ang gitara. Hindi inalis ni Febby ang tingin sa lalaki. Hindi naman ito nakatingin sa kanya, kaya hindi siya mahuhuli. The moment he started singing, her eyes seemed to be glued on his face. Pambabae ang kantang kinakanta nito, ngunit tila lalo itong naging lalaking lalaki sa paningin niya. What's happening to me? What can I do to make you love me? What can I do to make you care? Lintayan ang liriko ng kantang tinutugtog ni Jason. Kanino kaya dedicated ang kantang yun? Imposible naman kay Ivy. Nobya na ito ni Jason kaya hindi appropriate kung kay Ivy yung dedicated. Posible kayang may ibang babae itong nagugustuhan. Kawawa naman si Ivy kung ganun nga. Teka, bakit ba pati ang kinakanta ng lalaki pinagdidiskitahan ko at binibigyan ng kahulugan? Paano naman kung wala lang maisip na kanta si Jason? Napadako sa kanya ang mga mata nito. Hindi na niya nagawang iiwas pa ang kanyang paningin. Na-magnet na rin siya ng mga mata nito. Pakiramdam niya ay kinakausap lang siya nito habang kumakanta. She also seemed to saw sparks in his eyes. Tama ba ang nakikita niya? O namamalikmata lang siya? O iyon lang ang nais niyang makita? Lord, help me. Nag-iwas na siya ng tingin dahil hindi na niya kinakaya ang bilis ng tibok ng baliw niyang puso. Hindi niya na rin kayang ipaliwanag ang nararamdaman niya. Ano ba kasi iyon? Bakit ang hirap-hirap ipaliwanag? Nang matapos ang performance ng lalaki,
ay nagsigawan pa ng more ang mga customers, ngunit hindi na yun pinag-ukulan ni Jason. Hindi talaga ako prepared, guys. Next time na lang ulit para marami. Pagpapatawa pa nito, ibinalik ni Febby sa trabaho ang atensyon. Kailangan niyang ma-distract para hindi maisip si Jason. Hey, ano raw ang gagawin niya para mahalin mo siya? Tudyo sa kanya ng mapang-asar na si Diane nang makalapit na ito sa kanya. Nabigla siya sa tanong na yun. Alam niyang biro lang iyon, ngunit iba pa rin ang dating sa sistema niya. Maghanap ka ng ibang kausap, Diane. Aniya sa kanya ito tinalikuran. Ang puso niya kaya, kailan niya haharapin? Hapon pa lamang ay nasa bar na si Diane. Bihirang mangyari iyon dahil kadalasan ay gabi na talaga ito dumarating bago ito mag-perform. Kasama nito sa mesa ang may-ari at head chef ng restaurant. Ayon sa mga naririnig ni Febby, ay nagpapaalam na si Diane na aalis na talaga ito. Nasa malapit lang naman siya, kaya dinig na dinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Sigurado ka na ba riyan sa desisyon mo, Diane? Tanong ng may-ari ng resto. Kailangan po talaga ako ng kaibigan ko ngayon. Malungkot na wika naman ni Diane. Alam niyang labag sa loob nito na iwan ang restaurant. At iwan si Gary na naroon sa Bacolod, naka-base. Kailangan kasi nitong pumunta sa New York dahil kailangan ng tulong ng kaibigan nito. Bakit? Singit naman niya. Hindi niya na napigilan ang atribida niyang bibig. Bigla kasi siyang nangating magtanong. Si Gary ba sa tingin mo, hindi kanya kailangan? When her friend looked at her direction with those sad eyes, she felt guilty. Parang biglang gusto niyang bawiin ang sinabi niya. Huwag mo nga siyang tanungin ng ganyan. Singit naman ni Jason na hindi niya namalayang dumating na pala. Nagtatanong lang naman ako ah. Defensive na wika naman niya. Nakukonsensya na nga siya sa sinabi niyang iyon kay Diane. Pagkatapos ay sisingit pa ngayon ang kumag upang lalong ipamuka sa kanya ang kapalpakan ng mahadera niyang bibig. Kita mo nang nahihirapan si Diane. Nagtatanong ka pa ng ganyan? Sagot naman ni Jason. Can you be more sensitive? Insensitive ako, ganun? Naniningkit ang mga matang tanong niya. Alam niyang nakasakit siya. But that was unintentional. Hindi niya makayanan ang bigat ng dibdib nang harap-harapan siyang pagsabihan ni Jason sa harap ng maraming tao. Kaya ganoon na lang ang reaksyon niya sa mga sinasabi nito. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Pagkikibit naman ang balikat ni Jason. Hoy, kayong dalawa. Rito pa talaga kayo nag-aaway, ano? Iiling-iling na saway sa kanila ng may-ari ng restaurant. Tumahimik naman siya. Nanahimik din si Jason. Humingi na nga lang siya ng paumanhin saka mabilis pa sa alas 4 ang lumayas sa harap ng mga ito. Dumiretso siya sa likod ng restaurant. May isang maliit na garden ang likod niyon, ngunit walang madalas na pumupunta. Pebble stone ang matatapakan sa bahaging iyon. Naghanap si Febby ng mauupuan. Nang makakita siya ng stool, ay dinampot niya iyon at inupuan. Dumampot na rin siya ng mga bato upang ihagis nang mawala naman kahit papano ang inis niya. Sabi na nga ba niya, at walang maidudulot na maganda ang pagsulpot ni Jason. Hindi ko naman gustong saktan si Diana. Pagpapaliwanag niya sa kakaunting puno at halaman sa lugar na iyon. Iyon lang kasi ang maaaring makinig sa kanya sa mga sandaling iyon. Malakas na ibinaton niya ang huling bato sa kanyang palad at impit na tumili. Nahihirapan na talaga siyang huminga dahil sa inis. Pakiramdam niya ay may nakabara sa puso niya. Masama ang loob niya kay Jason dahil pinagsabihan siya nito ng hindi maganda sa harap ng maraming tao. Pangalawa, naiinis siya sa sarili niya dahil alam niyang mali siya.
naging masyado siyang mahadera. Hindi niya inintindi ang maaaring maramdaman ni Diane. Anong klaseng kaibigan siya? Muli siyang dumampot ng mga bato at isa-isang inihagis ang mga iyon na parang mawawala ang inis niya nang dahil lang sa paghahagis ng bato. Marahas siyang bumuntong hininga at isinubsob ang mukha sa mga hita niya. Sorry. Napaangat siya ng tingin dahil sa boses ni Jason. Nakita niyang nakayuko si Jason at nakatunghay sa kanya. Lalong nahirapan ang puso niya. Hindi lang siya basta naiinis, bumibilis pa ang tibok ng puso niya. Ibinalik niya sa pagkakasubsubang mukha sa mga hita niya. Gusto niyang isipin na dahil sa ginawa niya ay maitatago niya ang totoong nararamdaman. Well, sana nga. She was really hoping that Jason would not recognize that she was tensed. Pumikit siya ng mariin habang kinakalma ang nagtatatalon niyang puso. Febby, sorry na. Muling paghingi ng lalaki ng paumanhin. Hindi pa rin siya nag-aangat ng mukha. Naramdaman niya ang kamay nitong nakahawak sa braso niya. Nanlamig siya kahit mainit ang kamay nito. Pakiramdam niya ay mawawala na siya ng malay. It was a very simple touch, yet it can ruin her whole system. Nawala na yata ang inis na nararamdaman niya sa lalaki kanina. Nakalimutan na rin niya ang inis niya sa sarili. At dahil lang iyon sa paghawak nito sa mga braso niya. Kahit hindi siya mag-angat ng tingin, ay alam niyang nakatunghay ito sa kanya, kaya lalo siyang naduwag na pagmasdan ito. She wished she had the courage to face him, para na rin malaman niya kung ano nga ba talaga ang nararamdaman niya. But she can't. She can't face what she was feeling at that moment. She can't face the reality. And she can't face Jason. Febby, harapin mo naman ako. Nagsusumamo ng wika ni Jason habang nakaluhod sa harap ni Febby. Siya ay nakahilamos pa rin sa mga palad ang mukha. Something warm flooded her heart when she heard that soothing voice of him. Parang biglang gusto na niyang harapin ito at tingnan kung ano ang reaksyon nito ng mga sandaling iyon. Sige na, okay na. Imbes ay sabi niya nang hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Iwan mo na lang ako rito. Hanggat hindi ka tumitingin sa akin, hindi ako aalis dito. Determinadong wika ng lalaki. Muli na naman siyang napabuntong hininga. Wala yata talagang balak ang lalaki na umalis sa tabi niya kaya nag-angat na siya ng mukha. Sinalubong niya ang guilty na mukha ni Jason. Nabura ang sama ng loob ni Febby sa mundo. Sabi naman sa'yo, okay na. No need to say sorry kasi alam ko naman na mali ako. Alam ko na hindi ko dapat tinanong yun kay Diane. Paliwanag niya kahit hindi naman ito hinihingi ang paliwanag niya. Hindi mo rin kailangan pang mag-explain. Sansala nito sa mga sinabi niya. Pareho lang tayong may mali. Sorry talaga kanina. I was just concerned about Diane's feelings. She's too sensitive right now. And you're not concerned about mine? Nais niyang itanong, ngunit hindi niya nais sa tinig iyon. I know. Imbes ay wika niya. So, bati na tayo? Tila batang tanong ni Jason. Napangiti naman siya. You know what? This is the first time that you smiled at me. Napaisip siya. Iyon nga ba ang unang pagkakataon na nginitaan niya ang lalaki? Masyado naman pala siyang naging masamang nilalang. Napailing siya dahil sa naisip. Pwedeng magtanong? Si Jason iyon. Ito ang bumasag sa katahimikan nang hindi siya nag-react sa huling sinabi nito. What's that? Bakit ang ilap mo sa akin?
Naku, bakit nga ba? Wala siyang maisagot. Wala kasi siyang maisip na valid reason kung bakit siya inis na inis sa lalaki. Mayabang ka kasi. Iyon lang naman talaga ang dahilan niya. Ang hindi lang niya alam ay kung valid ba iyon. Mayabang ako? Tila nagtataka nitong tanong. Parang ngayon ko lang narinig yan ah. Kasi diba, nung nag-aaral pa tayo, lagi mo nalang ipinagmamalaki ang mga mamahaling gamit mo. Tapos, lagi kang nagbabalandra ng iba't ibang babae to boost your ego. Nakangusong wika niya. Ginawa ko ba yun? Tanong ni Jason. Tumango naman siya. Maya-maya ay napangiti ang lalaki. Iba talaga ang dating sa puso niya ng ngiti nito. A kind of smile that can melt her invisible thick shield. A shield that was protecting himself from getting near with any man. Hindi ko alam na iba pala ang dating nun sa'yo. Hindi ako mayabang. The things I had back then, hindi ko yun ipinagmamayabang. The girls I'm with before, they are not for ego tripping. Lahat ng naging relasyon ko ay may kasamang emosyon. Hindi nakapagsalita si Febby. Bakit nga ba kasi masyado siyang naiinis sa lalaki? Hindi naman siya harap-harap ang niyayabangan nito. Gusto lang niyang umalis sa harap nito ngayon para makapag-isip ng mabuti. Ngunit alam niya na wala pa rin kahihinat ng matino ang pagbe-brainstorming ng gagawin niya kung saka-sakali. I'm sorry for judging you. Nasabi niya iyon bago pa siya makapag-isip. Maybe that was what she really wanted to say. She knew she'd been judging him harshly all those years. Ang hindi niya lang talaga kayang sagutin ay kung bakit nga ba siya naiinis dito dati. And it's also the first time you apologized to me. Amusement was evident in his eyes. Ngayon lang naman kasi tayo nakapag-usap ng ganito. Aniya. Simula kasi nang magkamalay siya, ay puro pandededma lang ang ginagawa niya kay Jason. Kahit hindi nila nagawang mag-usap ng ganoon katagal at kaseryoso. Eh kasi nga, hindi mo naman ako pinapansin. Hindi mo rin naman ako pinapansin ah. Pagtatanggol niya sa sarili, she was very defensive. She did not know why. Kasi nga, hindi mo ako pinapansin. Natatakot lang ako mapahiya kapag binati kita at dedmahin mo lang ako. Siya naman pala talaga ang problema noon pa man. Masyado siyang nagko-concentrate sa inis na nararamdaman niya sa lalaki, kaya hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon na makilala itong mabuti. Nakonsensya siya from the start. Hindi pala siya ang dapat mainis kay Jason. Ito pala ang dapat na mainis sa mga ipinapakita at pakikitungo niya rito. I'm sorry. Nakayukong wika niya. Hinawakan nito ang magkabilang pisingin niya tulad ng ginawa nito noong nakaraang gabi. Do not say sorry. Past is past. Huwag ka nang sumimangot. Papangit ka niyan, sige ka. Nakangiti pang wika ng lalaki. Para naman siyang nahipnotismo, hindi siya makagalaw, hindi siya makapag-isip ng maayos. Hindi porke kinakausap na kita ngayon, pwede mo na akong bulahin. Aniya nang makabawi sa kakaibang pakiramdam na yun. Binitawan naman siya nito. Hindi ako marunong mambola. Ewan ko sa'yo. Aniya, saka tumayo na at nilayasan ng lalaki. Hindi na niya kayang pigilan ang pagrarambol ng mga daga sa loob ng dibdib niya. Ma'am Febby, mauna na kami sa dorm ha? Paalam sa kanya ng mga kasamahan sa trabaho. Alas dos na ng madaling araw at alam niyang pagod at inaantok na ang lahat kaya pinauna na niya ang mga ito. Hindi ka pa uuwi?
Parang tumalo ng puso niya nang marinig ang boses ni Jason. Akala niya ay nag-iisa na lang siya roon. Nagulat naman ako sa'yo. Aniya habang sapu-sapo ang dibdib. Akala ko nakauwi ka na. Pauwi pa lang ako. Tara na, sabay na tayo. Teka, iche-check ko muna kung nakasara na ang backdoor ng bar. Nang masigurong maayos na ang lahat, ay sabay silang lumabas ni Jason mula sa bar. Narinig niya ang papalakas na pagpatak ng ulan. Hala, umuulan. Oo yata. Sagot naman ni Jason. Nang nasa harap na sila ng restaurant, ay nalaman niyang hindi lang basta malakas ang ulan. Bongga iyon sa lakas. Kinapa niya ang kanyang payong sa loob ng bag at kapag minamalas nga naman, ay wala iyon doon. Naku naman! Napapalatak siya. Paano ako uuwi nito? Bakit? I left my umbrella at the dorm. Syete talaga. Inaantok na siya at pagod dahil sa trabaho at ngayon ay stranded siya dahil lang sa lintik na ulan. Patilain muna natin ang ulan bago tayo umuwi. Suhistyo ng lalaki sa tabi niya. Hindi na. Mauna ka na. Pagod at puyat ka na rin. Ako na lang ang maghihintay ng pagtila ng ulan. Para namang pababayaan kitang mag-isa rito. Tila may kung anong sayang bumalot sa puso ni Febby. Knowing that Jason cares, she had forgotten that she was tired and sleepy. Ika nga ni Ay-Ay de las Alas, binuhay nito ang katawang lupa niya. Saka parang pampalubag loob sa kanya ni Mother Nature, nakasama niya si Jason habang stranded sa bar na yun. Ayos na iyon, kaysa naman mag-isa siyang stranded. Pabor pa nga iyon sa kanya dahil makakasama niya ito ng matagal-tagal pa. Buti naman at hindi mo ako pababayaang mag-isa rito. Hindi naman yun kaya ng konsensya ko, ano? Sagot pa ng lalaki. Alam niyang walang halong mali siya iyon, ngunit sobrang kinikilig siya. Nakakatuwa lang isipin na concern ito sa kanya, kahit paano. Siguro kung hindi man siyang na-stranded kasama nito, ay gagawin din ito ang ginagawa ngayon. But then, she was still happy. Lately, hindi na niya nakikita ang mga bagay na ikinaiinis niya sa lalaki noong hindi niya pa ito gusto. Or rather, noong hindi pa niya inaamin sa sarili niyang gusto na niya ito. Marahil, kaya inis na inis siya sa lalaki ay dahil gusto niya nga ito. At dahil sa sobrang denial ay sa inis na lang niya na i-convert ang pagkakagusto niya rito nang hindi na niya namamalayan. Halos isang oras na yata silang nakatunganga sa malaking butil ng ulan, wala pa rin pagbabago. Imbes ay palala iyon ang palala, palakas ng palakas, kada segundo. Mabuti pa, ihahatid na kita. Magtsaga na lang tayo sa payong ko kaysa rito tayo matulog. Sigurado ka? Mukha kasing hindi titigil ang ulan na yan. Binuksan nito ang body bag at kinuha ang payong. Hinubad din ito ang jacket nito at isinuot iyon sa kanya. Hindi naman siya nagpakipot pa at hinayaan niya ito. Nakaakbay si Jason sa kanya habang naglalakad sila papunta sa dorm. Wala siyang pakialam kahit nababasa siya ng ulan, kahit pasabihin na sa ilalim sila ng payong. Sobrang ligaya kaya ng puso niya. They were under the rain, sharing an umbrella, and his arms were on her back. Perfect. Isiniksik palalo siya nito sa katawan nito nang mas lumakas pa ang ulan. Hindi siya nakaramdam ng sinasamantala siya nito. Ang pakiramdam niya pa ay secured siya. At kahit pasamantalahin siya nito, ay wala siyang pakialam. Gusto rin naman niya iyon. Ipinilig na lang niya ang ulo sa mga naiisip niya. Wala siyang pakialam kahit signal number 4 pa ang ulan na yun.
As long as Jason was at her side, holding the umbrella for her, she would not care about the world. Ang mahalaga ay nasa tabi niya ito. Ngayon niya lang na-realize, dapat palang ipagpasalamat sa Diyos na naimbento nito ang ulan. Pagdating nila sa dorm, ay pareho silang basa ng ulan. Salamat ha, naabala na kita, nabasa ka pa. Huwag mo na nga akong intindihin. Nakangiting tugon ni Jason. Uuwi na ako ha. Maligo ka na. Basa ka na rin. Magkakasakit ka pa niyan kapag hindi ka naligo. Sige. Ikaw rin. Salamat ulit. Wala nga naman. Sige. Uuwi na ako. Bye-bye. He waved his hand and walked towards his way home. Hindi muna siya agad pumasok sa dorm. Inihatid muna niya ng tingin si Jason. Maya-maya ay naalala niya ang jacket nito na suot niya pa. Nakalimutan ko nga palang isauli sa kanya. Napangiti na lang siya. Isasauli ko na lang kapag nalabhan ko na. Tanghali na nang nagising si Febby. Masakit ang ulo niya at hindi siya makabangon. Mukhang tinablan siya ng lagnat dahil sa pagkakabasa niya sa malakas na ulan kaninang madaling araw. Hindi na kasi siya nakaligo nang makita niya ang kama niya na naghihintay na sa paghiga niya. Nagpalit lang siya ng damit at nahiga sa kama. Akala niya kasi ay Wonder Woman siya. Akala niya rin ay hindi siya tinatabla ng sakit kaya ito siya ngayon. Patang-pata at hindi man lang makatayo mula sa kinahihigaan. Nagpapasalamat talaga siya sa Diyos nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya at iluwa si Rochelle kung hindi ay mamamatay siya sa gutom. Ma'am Febby, tanghali na, hindi ka pa kumakain. Sermon ito sa kanya, pagpasok na pagpasok pa lang nito sa kwarto. Nagbago pa naman ang ekspresyon nito nang makita siya. Ma'am, may sakit ka po ba? I think so. Kanina ko pa gustong bumangon, kaya lang, hindi ko magawa. Masakit din ang ulo ko at kinakain na yata ng large intestine ko ang small intestine ko. Nilapitan naman siya ng babae at dinama ang leeg at noon niya. Naku ma'am, ang init niyo. Saglit lang ha, kukuha lang ako ng pagkain at gamot. Akmang tatayo na ang babae nang tawagin niya ito. Bakit ma'am? Pakiabot naman sa akin ang bag ko. Nakapatong ang bag niya sa maliit na couch sa loob ng kwarto. Naroon ang cellphone niya kaya hindi niya makontak ang mga kasamahan para sabihing may sakit siya. Inabot naman iyon ni Rochelle. Salamat. Paglabas ni Rochelle ay napansin niya ang jacket ni Jason na ipinahiram nito sa kanya na nakasabit sa likod ng pinto ng kwarto. Napangiti siya. Kahit may sakit siya, maalala lang ang dahilan ng pagkakasakit niya ngayon ay sumisigla na ang puso niya. Sapat na siguro kahit na nanghihina ang katawan niya, ay masiglang masigla naman ang puso niya. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na si Rochelle, dala ang isang tray ng pagkain at gamot. Tinulungan siya nitong bumangon upang makakain at painumin ng gamot. Pinunasan na rin siya nito ng basang bimpo. Salamat, Rochelle. Walang ano man yun, ma'am. Ipagpapaalam ko na rin po kayo kay boss na hindi kayo makakapasok dahil may sakit kayo. Salamat talaga. Wala yun, ma'am. Sino-sino ba bang magtutulungan kung hindi tayong mga magaganda lang? Anang babae, saka kumindat. Natawa naman siya sa mga sinabi nito. Pag-alis nito, ay hinila na naman siya ng antok kaya minabuti na lang niyang matulog. Baka pagising niya, ay okay na siya. Nang magising si Febby ay mas maayos na ang pakiramdam niya. Ngunit hindi pa rin siya makakilos ng maayos. Pinilit niyang tumayo upang maligo at magsipilyo. Mamamatay na siya sa amoy niya. Alam niyang kung nasa bahay siya ay pipigilan siya ng nanay niyang maligo. Buti na lang talaga at malayo siya sa mga ito ngayon. Sa palagay naman ni Febby ay mas gumaan na ang pakiramdam niya.
Ligo lang palang kailangan ko. Bulong niya saka muling sumampa sa kama. Marahil ay dala lang ng nainom niyang gamot, kaya umayos ang pakiramdam niya. Pahiga na ulit siya sa kama nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Jason ang caller. Nagtatalo na naman ang puso niya sa saya. Hello? Febby, okay ka na ba? Gusto mong puntahan kita riyat? Bakas ang pag-aalala sa tinig ni Jason. No, okay na ako. Bukas, papasok na ako. Sabi ni Rochelle, mataas daw ang lagnat mo. Hindi pa rin kumbinsidong tanong ng binata sa kabilang linya. OA lang ang isang yun. Maayos na ako. Don't worry. Pag-a-assure niya rito na maayos na ang pakiramdam niya at mas maayos na talaga ang lagay niya. Lalo na ang puso niya. Dahil narinig na niya ang boses ni Jason. Nagulat siya nang naputol ang pag-uusap nila. Bastos na lalaki. Tama bang babaan ako? Pagsisinter niya, sa sobrang inis, ay dumapa na lang siya sa kama upang ituloy ang plano niyang magpahinga buong maghapon. 15 minutes din yata siya nasa ganung pwesto nang may kumatok na sa pinto ng kwarto niya. Sino naman kaya iyon? Ang alam niya ay nasa trabaho ang mga kasamahan niya. Lahat kasi ng kasama niya sa dorm ay iyon ang pawang nagtatrabaho sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Tuloy! Imbes ay wika niya. Baka si Rochelle lang iyon. Nagulat siya nang si Jason ang mabungaran. What are you doing here? Bulalas niya. Pumayag si Miss Digna na pumasok ka rito? Tanong niya pa. Si Miss Digna ang may-ari ng dorm. I'm just checking on you. Hindi naman nagalit si Miss Digna, saka nagdala na rin ako ng hapunan at gamot mo. Napadako ang mata niya sa plastic bag na bit-bit ng lalaki. Kahit kailan talaga ay hindi ito pumalyang iparamdam sa kanyang special siya. Napangiti siya. Hindi ka na sana nag-abala pa. Pakipot niya. Pero kunwari lang yun. Kinikilig talaga siya sa mga gestures nito. Lumapit ito sa kanya at hinaplos ang kanyang noo. Alam niyang mainit siya dahil may sakit siya, ngunit napaso siya nang dumampi ang kamay nito sa kanyang balat. May lagnat ka pa nga. Kumain ka na at uminom ng gamot. Sige, pero bumalik ka na sa trabaho mo. Gusto ko munang makita ang kakainin mo yan. Sinunod naman niya ito. Ito na rin ang nagpainom sa kanya ng gamot na dala nito. Nang paalis na ito ay bigla na lang siyang hinalikan sa pisngi. Ikinagulat naman niya iyon. Nawala naman ang tamang takbo ng isip niya. Magpagaling ka na ha. Sabi pa nito nang tumayo mula sa pagkakaupo sa kama niya. Wala akong inspirasyon sa trabaho kapag wala ka. Then another minute he was gone. Nananaginip lang ba siya? Kinurot niya ang sarili. Nasaktan siya. Ibig sabihin ay totoo nga iyon. Baka naman ilusyon lang niya ang huling sinabi ni Jason. At ang halik sa pisngi niya, ilusyon lang din ba? Natulala lang siya. Hindi pa rin niya alam kung nasa realidad nga ba siya. Hindi kaya nagdidiliryo siya? Day off ni Febby ng araw na yon. Sakto naman dahil kakauwi lang ng Lolo Manuel niya galing ng Greece. Doon nakabase ang lolo niya dahil may negosyo ito roon. Maliit na negosyo na ayaw nitong iwanan. Sa Greece nagkakilala ang lolo at lola niya. Ang lola niya ay isang Pilipina, samantalang ang lolo niya ay half Greek, half Filipino. Sa Pilipinas ipinanganak ang daddy niya, ngunit nang mamatay ang lola niya ay minabuti ng lolo niya na sa Greece na lamang manirahan. Ngunit kahit nasa Greece na ang lolo niya, ay may malaking negosyo pa rin ito sa Pilipinas. Kasosyo nito ang lolo ni Jason. Sa ngayon ay ang mga daddy na nila
ang nangangasiwa niyon. Iha, you are very pretty. You look like your lola Fiona. Salubong ng kanyang lolo habang matamang nakatingin sa kanya. Nag-iisa siyang apong babae dahil nag-iisang anak lang nito ang daddy niya. Nakuha rin ang pangalan niya mula sa kanyang lola Fiona dahil ayon sa mga kwento ng mga magulang niya ay kamukha nga raw niya ito. Hindi niya nga lang alam kung totoo iyon dahil nung mamatay ang kanyang abuela ay isang taong gulang pa lamang siya. Ang mga pictures naman ng lola niya na kanyang nakita ay iyong puro matanda na ito at puti na ang buhok. I miss you, Lolo. Aniya, saka niyakap ang abuelo niya. Namiss niya ito ng sobra. 2 taon na noong huling umuwi ito sa Pilipinas. Death anniversary iyon ng lola niya. I miss you too. Where are you working? I'm already here last night. Your daddy told me that you're working. I'm working in Bacolod, Lo. Really? It's nice to know that my only granddaughter was matured enough to live independently. Matagal-tagal pa silang nagkakwentuhan ng abuelo nang biglang sumingit ang daddy niya na nakikinig lang sa kanila. Nasa sala sila ng bahay sa Pasig. Ang mama niya ay nasa kusina at naghahanda ng pananghalian. Ang Kuya Arnold naman niya ay papunta pa lamang daw doon. Pa, why don't you tell her about the reason why you're here? Tila excited na wika ng daddy niya na parang kanina pa naiinip. Napakunot naman ang noon niya nang lingunin niya ito. What's that, Lolo? Baling ni Febby sa abuelo. Tila may hindi siya alam na alam na ng buong bayan. Hindi rin niya alam ang dapat niyang maramdaman. Para kasing hindi niya nagugustuhan ang sasabihin ito dahil mukhang hesitant pa itong magsalita. Iha. What, Lolo? You're already 25, right? Lalo naman siyang naguluhan. Ano naman ang kinalaman ng edad niya sa sasabihin nito? Yes? Why? I and Marcelino had a contract before. Simula nito. Lolo Marcelino was Jason's grandfather. Best friend at business buddy din ito ng lolo niya. Hindi siya nagsalita, hinintay niya lang matapos ito. And we have agreed to arrange a marriage for you and Jason. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya nakapagsalita, nakatulala lang siya sa mga tao sa harap niya. Tama ba ang dinig niya sa sinasabi ng abuelo? Was that a joke, Lo? Aniya nang makabawi siya. I'm serious, sweetheart. It's because of the business. If ever that you and Jason will get married, hindi na mahahati ang negosyo. Nung ipanganak ka, may deal na kami ni Marcelino na ipapakasal ka kay Jason. It's the best way to keep the company tight. Sagot naman ang lolo niya. Kayo ni Jason ang susunod na tagapagmana ng kumpanya, Febby. Alam mo yan. Dagdag pa ng daddy niya. Matutuwa ba siya? Maiinis? Ano ba ang dapat niyang maramdaman? She should be angry at that moment. Ayaw niya ng pinakikialaman ang personal niyang buhay. Ayaw niya ng may nagdidesisyon para sa kanya. Ngunit bakit hindi niya maramdaman ang inis? She was shocked, yes. But she was not mad at all. Siguro kung noong hindi pa niya gusto si Jason, sinabi ng lolo niya ang tungkol sa kasunduang iyon, ay baka nagwala na siya ngayon. Pagbibigyan niya ba ang lolo nila? Ngunit paano naman si Jason? He had his own life. He had a relationship with another woman. Hindi niya kayang hadlangan ang pag-iibigan ng dalawa. Siguro nga gusto niya si Jason. Ngunit hindi kaya ng konsensya niyang maging masaya kahit alam niyang nagdurusa ito. Hindi biro ang salitang kasal. Sagrado iyon at para lamang iyon sa mga taong nagmamahalan. In short, hindi iyon para sa kanila ni Jason. Hindi maaatim ng sikmura niya na manira ng relasyon ng iba.
hindi niya ipagpapalit ang kaligayahan ni Jason para lamang sa kaligayahan niya. Martir na siya kung martir. Ganoon siya magmahal. Oo, mahal na niya si Jason. Iyon ang isinisigaw ng puso niya at wala siyang balak na pigilan iyon tulad na lang din ng wala siyang balak na hadlangan ang kaligayahan nito. Bakit narito ka? Nagtatakang tanong niya kay Jason. Nagmumuni-muni si Febby nang mamataan niya si Jason na papasok sa gate ng bahay nila. Pinapunta ako rito ni Lolo Marcelino. May pag-uusapan daw kami kasama si Lolo Manuel. Nasa bahay nga nila ang lolo ng lalaki. Tinanggihan niya ang pagpapakasal nila ni Jason. Sinabi niya na may nobya na ang huli at ayaw niyang guluhin ang mga ito. Ah, ganun ba? Sige, pumasok ka na. Nasa dining area sila. Aniya, saka inalis kay Jason ang tingin. Mabilis naman itong pumasok sa bahay nila. Nangalumbaba na naman siya sa harap ng mga halaman. Gusto niya ang ideya ng magpapakasal sila ni Jason, ngunit hindi kayang tanggapin ang konsensya niya na makakapanakit siya ng iba. Isa pa, hindi naman siya mahal ng lalaki. Malaking problema iyon. Isinubsob niya ang mukha sa braso niyang nakapatong sa garden table. Nananakit na talaga ang ulo niya. Matagal din siyang nasa ganoong posisyon nang maramdaman niyang may naupo sa tabi niya. Hindi siya nag-angat ng ulo sa pag-aakalang mami niya iyon. Nakatulog ka na yata. Mabilis na inangat niya ang ulo nang makilala ang boses ng nagsasalita. Si Jason iyon. Hindi nga siya nagkamali. Nasa tabi niya ito at dahil sa bigla niyang pag-angat ng mukha, ay hindi niya napansing malapit na pala ang mukha nila sa isa't isa. Bumaba ang mga mata niya sa mga labi nito. Parang masarap iyong halikan. Ano ba, Febby? Anong halikan? Eh, hindi ka nga marunong humalik. Banat ng atribida niyang isip. Ibinaling niya sa ibang direksyon ang tingin at lumayo ng kaunti sa lalaki. Hayun na naman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Para na namang may daga na naghahabulan sa loob ng kanyang dibdib. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki. I wanna talk to you. Alam na niya kung tungkol saan iyon. If it's about the freaking arranged marriage, don't worry. Hindi ko sila susundin. Alam ko namang labag din yun sa kalooban mo. Kaswal niyang wika. Ayaw niyang malaman itong nanghihinayang siya sa kasalang iyon. Hindi ko sila kayang tanggihan. Anito na nakatingin sa ibang direksyon. Ang gilid lamang ng mukha nito ang nakikita niya, kaya hindi niya alam kung ano ang nararamdaman nito. But why? Malaki na tayo, we can decide on our own. Giit niya. I cannot disappoint my grandfather. Paano ka? Humayos ka nga, Jason. Naiinis niyang wika. Ano kayo ni Ivy? Kaya nga gusto kitang kausapin. Ano ba yung sasabihin mo? I want you to marry me. Nanlaki ang mata niya sa sinabi ni Jason. Mahal na rin ba siya nito kaya pakakasalan siya nito? Natuwa ang puso niya sa isipin na iyon. Kung sasabihin lang ni Jason na mahal siya nito ng mga sandaling iyon, ay hindi na siya magpapakipot pa. Don't worry. Pwede naman tayong magpaanal. Gusto ko lang silang pagbigyan. Biglang nanlumo ang puso niya nang marinig ito mula rito. Gusto lang pala nitong pagbigyan ang mga lolo nila. You can still have your own life. You can still go out with whoever you want, but we should act like a real couple in front of them. Isa na namang matindi-tinding aray ang isinisigaw ng puso niya. Sana nga ganoon lang kadali ang lahat. Kahit kasi anong isip niya, ay siya pa rin ang talo sa huli. Magpapaanal nga sila, ngunit mas masakit lang iyon para sa kanya.
Walang mawawala sa lalaki dahil hindi naman siya nito mahal. Paano siya? Baka lalo lang lumago ang pagmamahal niya para rito kapag nagsasama na sila. Paano naman ang puso niya kapag ginusto na nitong magpaanal sila? You can't be serious. Napapailing niyang wika. Seryoso ako, Febby. Hindi biro ang kasal, Jason. I know, but we have to do this for them. Matanda na sila and this thing will make them happy. Bakit hindi pa natin ibigay yun sa kanila? Nakatingin na ito sa kanya, ngunit hindi naman niya maipaliwanag ang emosyon na nakikita niya sa mga mata nito. I don't think I can make it. Pahayag niya. Ganyan ba talaga katindi ang hindi mo pagkagusto sa akin? Nahimigan niya ang hinanakit sa boses ng lalaki. Hindi naman yan ang problema, Jason. Ayokong lokohin ang pamilya natin. Ayokong lokohin ko ang sarili ko. Madadaan naman siguro natin sila sa pakiusap. Pagmamatigas pa rin niya. They won't listen. Mag-aaksiya ka lang ng laway. Alam din niya iyon. Kanina na nga lang nang kausap niya ang lolo niya, ay todo na ito sa pangungumbinse sa kanya na pakasalan si Jason. Let's just go with the flow. Sundin na natin sila. After 2 years, magpaanal na lang tayo. Iyon nga ang hindi niya matanggap. Sa loob ng 2 taon, sigurado siyang mahal na niya ito tapos saka sila maghihiwalay. Paano naman siya kung sasabihin lang sana nito totoo ang kasal at mahal siya nito, ay hindi na siya tatanggi pa. Bakit ayaw mong magpakasal sa simbahan? Tanong kay Febby ng mami niya habang namimili sila ng isang simpleng bestida sa isang mall na malapit sa kanila. Nag-leave na siya sa trabaho dahil napapayag na siya ni Jason na magpakasal, ngunit ipinagpilitan niyang sa huwes na lamang para hindi na malaman pa ng iba. Ayaw niya ring may iba pa silang iimbitahan. Gusto niya ay purong pamilya lang niya at ni Jason ang dadalo sa kasalan na yun. Mas pribado, mas maganda. Ayoko po ng magarbong kasalan. My civil wedding is enough for me. Masaya na ako ron. Simpleng sagot niya, saka dinampot ang isang simpleng puting bestida. Maganda ba, Mi? Yes, simple but elegant. Komento naman ng mami niya na masusing sinusuri ang damit. Isukat mo na. Dumiretso si Febby sa dressing room at isinukat ang bestida. She smiled when she looked at her reflection in the mirror. It was as if the dress was made especially for her. Saktong-sakto iyon sa katawan niya. Bigla niya tuloy na imagine si Jason sa tabi niya. Matutuwa rin kaya ito kapag nakita siya? Malamang hindi. Si Ivy lang ang maganda para sa lalaking yun. Nabura ang mga ngiti sa kanyang labi. Until now, hindi pa rin niya alam kung tama bang pumayag siya sa pagpapakasal nila ni Jason. Alam niyang siya ang luhaan sa huli, unless magbabago ang ihip ng hangin at bigla ay na-inlove ito sa kanya. Pwede naman, hindi ba? May chance ah. Kung hindi pa siya kinatok ng ina sa dressing room, malamang ay hindi siya lalabas mula roon. Pagbukas niya ng pinto ay hindi lang ang mami niya ang kanyang nabungaran. Katabi nito si Jason. Anong ginagawa mo rito? Looking for my bride. Nakangiting wika ng lalaki. Nagsirko naman ang puso niya. Mas masaya sana kung totoong magpapakasal sila dahil sa mahal nila ang isa't isa. Unfortunately, siya lang ang nagmamahal. You look dashing with that dress. Iyan na ba ang gusto mo, anak? Tanong ng mami niya. I think so. Aniya, habang nakayukong sinisipat ang damit na suot. Okay then, let's pay for it. Tapos sumama ka sa akin. Si Jason iyon. Where are we going? Bibili ng sing-sing.
Iniwanan na siya ng mami niya, kaya sila na lang ni Jason ang nagpunta sa jewelry shop para bumili ng singsing. Magkahawak pa sila ng kamay habang naglalakad. Nang mapansin siguro ng lalaki na nakatitig siya sa kamay nila, ay itinaas nito ang mga kamay nilang magkahugpong. Practice ito. Anito sa kakinindatan siya. Hindi siya nagkomento pa. Gusto rin naman niyang pakiramdam habang hawak nito ang kamay niya. She felt that their hands were fit to each other. Gusto na lang niyang tanggapin na ayos lang sa kanya kahit hindi siya mahalin ito. Ayos lang kahit may mahal pa itong iba. Ayos lang, basta hayaan siya nitong mahalin ito. Ang problema ay hindi pa siya nagtatapat. Wala kasi siyang lakas ng loob na gawin iyon. Hindi pa yata kayang kapalan ang mukha niya. Ikaw nang pumili. Narinig niyang wika ng lalaki nang nasa loob na sila ng jewelry shop. Napili niya ang silver-plated na wedding ring. Pwede raw iyong engrave ng pangalan kaya iyon ang pinili niya. Gusto mo ba yan? Tumango lang siya. Pa-engrave natin ang pangalan. Aniya habang sinisipat pa rin ang mga singsing. Sige, sigurado ka na riyan ha. Bibilhin ko na to. Tumango na naman siya. Matapos nilang mamili ay sabay na rin silang naghapunan sa isang restaurant sa loob ng mall. Sa sulok ng restaurant niya na piling pumuesto. Sigurado ka na ba sa pagpayag mo sa pagpapakasal sa akin? Ani Jason, matapos nilang umorder ng pagkain. Bakit? Ikaw na bang nagdadalawang isip ngayon? Hindi sa ganun. Ayoko lang na takbuhan mo ako sa araw ng kasal natin. Nakangiting wika ng lalaki. Unti-unti na namang natunaw ang puso niya. Baka ikaw kamo ang tumakbo sa kasal natin. Biro niya sa lalaki para hindi nito mapansin na bumibilis na ang tibok ng kanyang puso. I won't do that. Seryosong sagot nito. Hindi ko kayang ipahiya ka sa harap ng pamilya natin. Napatulala siya sa sinabi ng lalaki. Kung wala lang itong nobya, ay iisipin na niyang gusto na siya nito kaya lang ay malabong mangyari yun. At kung kaya niya lang isiwalat sa harap nito ang nararamdaman, ay baka sakaling maisipan na rin ito na mahalin siya. Ngunit napaka-desperada naman yata ng paraang iyon. Hanggang kailan tayo magkukunwari sa harap ng pamilya natin? Seryosong tanong niya sa lalaki habang kumakain sila. Napatigil naman ito sa pagsubo ng pasta dahil sa tanong niya. I don't know. Kibit nito ng balikat maya-maya. Itinuloy na rin ito ang pagkain. Hindi naman manguya ni Febby ang pagkain na nasa harap niya. Akala niya ay makakaya niyang tanggapin ang setup ng kasal. Nang ganun lang kadali. Nagkamali siya. Mahirap pala talaga iyon. Mahirap iyon dahil mahal niya ito. Kakayanin ba ng puso niya na siya ang kinikilalang asawa ngunit iba naman ang mahal nito? Kakayanin ba ng puso niya ang katotohanan na kahit sa kanya ito umuwi ay nakikipagkita pa rin ito kay Ivy? Ah, bahala na. Congratulations! Congratulations! Sabay-sabay na wika ng mga tao sa paligid ni na Febby at Jason matapos ang seremonya ng civil wedding. Aaminin ni Febby na masaya siya ng mga sandaling iyon. But there was a part of her that was saying, "It is not right." Well, yes, siguro nga hindi tamang magpakasal kung wala namang halong pagmamahal at negosyo lang ang dahilan. Ngunit hindi pa ba sapat na mahal niya ito? Ngunit dahil hindi na niya pwedeng ibalik pa ang nakaraan, ay papanindigan na niya kung ano ang kanilang napagdesisyonan. Congratulations, bunso! Bati sa kanya ni Ate Gail, ang asawa ng Kuya Arnold niya. Masaya ako, finally, naisipan mo nang lumagay sa tahimik. Salamat, Ate Gail. Pero tama ba to? We're not even lovers para magpakasal ng ganun kabilis.
mabuting tao ang pinakasalan mo, kaya wala akong nakikitang mali. At saka, alam ko kung bakit siyang napili ni Lolo Manuel para sa'yo. Alam mo kung bakit? Hindi lang dahil ayaw niyang ilabas ang yaman ng pamilya. Kung hindi, dahil isa siya sa pinakamabait na lalaki sa buong mundo. All the grandparents want the best for their grandchildren. And Lolo thought that Jason was the best for you. Nakangiting wika ng hipag niya. Huwag ka nang magdalawang isip pa. After all, kasal na kayo. Hindi ka na makaka-atras pa. Pero hindi niya ako mahal. Nakita niya ang pagngiti ng babaeng kausap na parang may sinasabi siyang kakaiba. At mahal mo siya? Ganun ba? Hindi siya nakasagot. Ganun ba siya ka-obvious? Napayuko na lamang siya. Tanda na rin ang pag-amin. Wala naman sigurong mawawala kung sasabihin niya sa hipag ang totoong nararamdaman niya. Malay mo naman, madevelop. Tudyo nito. May girlfriend siya. Giit niya. Asawa ka na niya. Pagpapalakas ng loob sa kanya ng babae. Nasa iyo ang lahat ng karapatan kay Jason. Anong laban ng girlfriend sa asawa? The fact that Jason married you was a good sign. Kung mahal niya talagang Ivy na yun, sa tingin mo papayag siyang magpakasal sa'yo. Ikaw, sabihin mo sa'kin, kung may boyfriend ka, tapos sinabi sa'yo ni Lolo ang tungkol sa kasunduan, magpapakasal ka ba sa lalaking hindi mo mahal? Ate Gail has a very nice point. Hindi. Kung mahal ko ang boyfriend ko, hindi ako magpapakasal sa iba. Kahit paanong gawin ang buong mundo. Wala sa sariling sagot niya. Exactly. So you don't worry, bunso. Madedevelop din yan. Nakangiting wika na naman ang babae. Kaya mo siyang paibigin. Sa ganda mong yan. Ikaw talaga, ate. Aniya, saka yumakap sa babae. Salamat, ha. Walang anuman, bunso. I wish you and Jason all the best. Wow! I can't believe that you would be this beautiful on that simple white dress. Singit ng lolo niya, nakitang-kita sa mukha ang kaligayahan. Nawala na naman sa isip niya ang pagdadalawang isip tungkol sa kasal tuwing nakikita niya na masaya ang mga pamilya nila sa kagaganap lang na kasal ay nawawala ang guilt sa puso niya. Kahit papaano. Thank you, Lo. I hope that your marriage will turn out right. I still believe that we had decided years ago was the best for you and your husband. Husband. Ang sarap pakinggan. Lalo na at kay Jason patukoy ang salitang iyon. I am also hoping, Lo. Don't worry, Iha. Jason promised me that he will be the best husband. He promised me to take care of you. Mukhang masaya talaga ang lolo niya. Sapat na iyon para maging masaya na rin siya. Ngayon alam na niya ang dahilan ni Jason kung bakit hindi nito mapahindian ang mga lolo nila. He is a good man. You deserve a man like him. But I'm luckier to become her husband. Singit naman ni Jason na nakalapit na pala nang hindi niya namamalayan. Pagkarinig sa boses nito, ay hindi na naman maiwasan ang puso niya na magtumbling sa loob ng kanyang dibdib. Jason, grandson, welcome to the family. Anang lolo niya sa kakinamayan ng asawa niya. Thanks, Lolo Manuel. Sagot naman ni Jason, saka umakbay sa kanya. Take care of my precious princess. Paalala na naman ng lolo niya sa lalaki. I will, Lolo. Parang totoo, ha? Aniya kay Jason nang umalis sa harap nila si Lolo Manuel. Totoo yun. Nakangiting wika ng lalaki sa kakumindat. Napabuntong hininga si Febby. Bakit ba kasi napakagwapo ng asawa niya? Hindi tuloy niya maiwasang kiligin. Ewan sa'yo, binubola mo pa ang lolo ko. Siya nga pala,
Kapag tayong dalawa lang ang magkasama, kahit hindi mo na ako bulahin, okay lang. Pang-iinis niya sa lalaki, saka kumawala sa pagkakaakbay nito. Mukha ba talaga akong nambobola? Napakamot sa ulo na tanong ni Jason. Oo. Sagot niya, saka tumawa. Hinalikan naman siya nito sa mga labi. Naputol ang tawa niya. Natulala na naman siya. Wow! Ang sweet! Ang sweet yung dalawa. Tili ng mga kamag-anak nila. Hindi na nagpunta pa sa ibang lugar sina Febby at Jason para sa kanilang honeymoon. Dahil hindi naman talaga sila mag-honeymoon. Dumiretso na lamang sila sa bahay nito sa Bacolod. Nakaupo lang si Febby sa sofa sa kwarto ng lalaki. Hindi niya pa rin maisip kung paano sila matutulog sa kwarto na yun nang sila lang dalawa. Hey, you look tense. Natatawang puna sa kanya ni Jason habang nakaupo sa kama nito. Gusto mo bang sa kabilang kwarto na lang ako matulog ngayong gabi? Ano ka ba? Bahay mo to. Tapos sa guest room ka lang matutulog. Ako na lang doon. Aniya, saka tumayo para lumipat sa kabilang kwarto. Ang baduy naman ang honeymoon natin. Narinig niyang wika ng lalaki. Napatigil siya sa paglalakad patungong pinto at sunod-sunod ang ginawa niyang paglunok. Magtigil ka dyan, Mr. Concepcion. Saway niya sa lalaki kahit kabadong-kabado na siya. Wala man lang akong hug, Mrs. Concepcion. Lalong nagsirko ang puso niyang kanina pa, hindi mapakali. Isa lang ha? Aniya, saka ngumiti ng alanganin. Nang harapin niya ito ay nakita niya ang perpekto nitong ngiti at kumikislap na mga mata. That sounded poetic, pero ganun na nga siguro kapag in love ang isang tao. Ang isang bagay na pwede namang i-describe sa simpleng paraan ay parang nagiging tula, mas romantiko, mas maganda, mas artistic. Come here. Anang lalaki saka ibinuka ang mga braso. Naakit naman siyang malaman kung ano ang pakiramdam na makulong sa mga brasong iyon. Lumapit si Febby at naupo sa tabi ng asawa saka ito niyakap. Heavy naman pala. They stayed that way for about a minute or two. Nabitin pa nga siya dahil parang napakabilis ng yakap na yon. Parang gusto niya pang humingi ng part 2. Piten ano? Narinig niyang wika ng lalaki saka mabilis na niyakap siya ulit. Hindi na siya nagpakipot pa. Imbes ay yumakap na rin siya rito. She loved being held in those arms. In those arms, she felt secured and safe. Pakiramdam niya ay siya ang pinakaswerte at pinakamagandang babae sa buong mundo. Ang bango mo naman. Lagi akong mabango. Sagot niya, saka humagikik. Narinig naman niya ang mahinang tawa ng lalaki. Sana ay lagi na lang silang ganun. Parang silang dalawa lang ang tao sa mundo. Pakiramdam niya nga ay siya lang ang nagmamay-ari ng mundo sa mga sandaling iyon. Pwede bang dito ka nalang matulog? Sabi ko na nga ba, may iba ka pang binabalak eh. Aniya, saka kinurot ang lalaki sa tagiliran. Anong binabalak? Masama bang katabi kong matulog ang asawa ko? Paglalambing ng lalaki. Sa mga ganoong sitwasyon, ay laging puso na lang niya ang nasusunod. Hindi rin kasi kayang kontrole ng utak niya ang independent niyang puso. Kahit papigilan siya ng utak niya, kung ayaw namang magpapigil ng puso niya, ay wala siyang magagawa pa. Ang arte mo, hindi bagay. Aniya, saka humiga sa kama ng lalaki. Iyon na ang senyas na hindi na siya kailangan pangpilitin ito na sa tabi nito siya matulog.
Nahiga naman ang lalaki sa tabi niya at ginaya ang pagkakatagilid niya. Nakaharap ito sa kanya. Napakalapit ng mukha nila sa isa't isa. Hindi tuloy makahinga si Febby ng maayos. Nangitian siya nito ay lalo niya lang napatunayan kung gaano niya ito kamahal. She was never caught off guard by a simple smile. Si Jason lang ang may kakayanang gawin iyon sa kanya. Hinaplos nito ang mukha niya at tinanggal ang mga buhok na nakaharang sa kanyang mukha. Lalong napigil ang paghinga niya. His touch was just something she wanted to feel every day of her life. Ang sandaling iyon ang isa sa mga sandaling hindi mabubura sa alaala niya. Dahil iyon ang unang pagkakataon na hinawakan siya ni Jason sa ganoong paraan, na parang mahal din siya nito. Pretty. Ang sabi ko sa'yo, kapag tayo lang dalawa, hindi mo na ako kailangang bulahin pa. Nakangiti niyang wika. Ikaw talaga. Hindi kita binubola. Iniunat nito ang braso at ipinatong ang ulo niya roon. Naamoy niya ang panlalaking pabango nito dahil nakadikit na ang mukha niya sa malapad nitong dibdib. Again, heaven na naman iyon. Pumikit siya at ninamnam ang mga sandaling iyon. Yumakap na rin siya sa bewang ng lalaki. Isiniksik niya pa ang sarili sa katawan nito. In that way, mas narinig niya ang tibok ng puso nito. Tutulugan mo ba talaga ako? Why? What do you want me to do? Nakapikit pa rin niyang wika. Wala. Mabilis na sagot ni Jason. Just stay beside me. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. Hindi na rin niya binigyan iyon ng ibang kahulugan. Ninamnam na lang niya ang pakikinig sa tibok ng puso nito. Wala na siyang pakialam kung ano ang nararamdaman nito para sa kanya. Ang mahalaga na lang sa kanya ay makakasama niya na ito. Nayayakap at natatawag na niya itong sa kanya dahil opisyal na niya itong asawa. Wala na siyang pakialam sa mundo as long as Jason was hers. Maagang nagising si Febby, nagulat pa siya nang makitang katabi niya si Jason at nakayakap na ito sa kanya. Masasanay din siyang magising nakasama ito tuwing umaga. Napangiti siya. Honeymoon nila noong nakaraang gabi, ngunit walang nangyaring kakaiba sa kanila. Hindi naman sa nag-e-expect siya na sana ay may mangyari. Usual lang kasi iyon sa isang honeymoon. Hindi ba siya kaakit-akit sa mata nito? Ngunit natutuwa pa rin siya. At least, he had not taken advantage of her. Unti-unti niyang tinanggal ang kamay ng lalaki mula sa pagkakayakap sa kanya. Ngunit lalong humihigpit iyon. Mamaya ka na bumangon. Dito muna tayo. Nakapikit pa ring wika ng lalaki. Mas cute pala ang boses nito sa umaga. Mas husky. Maghahanda ako ng pagkain. Giit niya. Wag na. Sa labas na lang tayo kumain. Bakit? Wala kang tiwala sa cooking talent ko? Nagtatampong tanong niya sa lalaki. Hindi naman sa ganun. Ang gusto ko lang ay rito muna tayo. Bakit nga? Kinikilig naman niyang tanong. Wala lang. Masarap pala sa pakiramdamang may kayakap. E-enjoyin ko muna. Biro pa ng lalaki. Tumigil ka nga. Papasok na pala ako sa trabaho mamaya. Baka hindi kaya ni boss ang trabaho ko eh. Alam mo naman yun, hanggang kusina lang talaga siya. Saka baka nawiwendang na yun sa kakahanap ng performer na papalit. Natigil siya sa pagsasalita nang halikan siya nito sa labi. Naparalisa na naman ang buong katawan niya. Tinugon niya ang halik ng lalaki.
Masarap pala ang totoong halik. Dati kasi, ang akala niya sa halik ay simpleng pagdampi lang ng mga labi. Hindi pala ganun lang. At ayon sa nararamdaman niya ngayon, hindi naman pala masama ang may kahalikan sa umaga. Lalo na kung ito pa ang taong mahal mo, ang lalaking pinakasalan mo. Pareho silang sumagap ng hangin nang matapos ang halik na yun. Pagdilat niya ng mata niya, ay ang nakangiting mukha nito ang nabungaran niya. He was looking intently. Na-conscious tuloy siya at tumingin na lamang sa ibang direksyon. Ikaw ha, bigla-bigla ka na lang ng hahalik. Sita niya sa lalaki upang mapagtakpan ang kahihiyan. Bakit naman? Eh asawa na kita. Nakangiti pa ring wika ng lalaki sa kasya ni Yakap. Kahit ilang beses mo pa akong pigilang halikan ka, hindi kita susundin. I love your lips. Hindi ko kayang titigan lang yan. Alam niyang namula siya sa sinabi ng lalaki. Hindi na naman niya mapigil ang puso sa mabilis nitong pagtibok. Parang may nagdidiwang sa loob ng dibdib niya. Gutom lang yan, Jason. Kiss lang, sold na ako. Tudyo na naman ang lalaki. Alam na ngang mahina siya pagdating dito. Tapos bibiruin pa rin siya ng ganun. Mabilis pa sa alas 4 tumayo siya mula sa kama at lumabas sa kwarto. May banyo naman ang kwarto ni Jason na matatawag na rin yung kwarto niya. Ngunit hindi talaga niya kayang itago ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Isama pa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Minabuti na lamang niyang pumunta sa banyo, sa guest room nito. Doon siya huminga ng malalim. Napabuntong hininga siya. Umpisa pa lamang iyon ang pagsasama nila at mukhang hindi na niya kayang itago ang nararamdaman para rito. Paano na kapag tumagal pa sila ng isang linggo, isang buwan, o isang taon sa iisang bubong? Maitago niya pa kaya ang itinatagong pagtingin kay Jason? Mukhang malabo iyon. Malabo pa sa kulay ng ilog pasig. Ilang minuto rin siguro siyang nagkulong sa banyo nang makarinig siya ng katok. Alam naman niyang si Jason iyon dahil sila lang namang dalawang tao sa bahay na yun. Lumabas siya ng banyo at hinarap ang lalaki. Bakit? Anong bakit? Kanina ka pa rin sa loob ng banyo. Ano bang ginagawa mo riyan? Kunot ang noong tanong sa kanya ng lalaki. Ano bang pakialam mo? Sige, naroon ka na. Huwag mo muna akong istorbohin dito. Pagtataboy niya sa lalaki. May pag-uusapan pa tayo. Nang makumbinsi siya nitong mag-usap na muna sila, ay nagpunta sila sa dining room upang magkape. So, ano yung pag-uusapan natin? Anong balak mo? Ipapaalam ba natin sa lahat na kasal na tayo? Nag-isip muna si Febby bago sumagot. Parang ayaw niya pa kasing ipangalandakan sa buong mundo na kasal na sila. Huwag muna siguro. Isikreto muna natin to. Saka paano naman kayo ni Ivy kapag nalaman na ng lahat na may asawa ka na? Sa bagay. Paano yun? Eh, dito ka nakatira sa bahay ko. Eh, di babalik ako sa dorm ko. Sagot niya. Para saan pang nagpakasal tayo? Giit ng lalaki na magkasalubong na naman ang mga kilay. Sige na, pag-iisipan ko muna. Basta sa ngayon, wala munang makakaalam kundi tayo lang. Babalik muna ako sa dorm ko. Saka na lang ulit tayo mag-usap. Wala pa rin akong maisip na paraan eh. And one more thing. Marriage for convenience lang naman ito, di ba? We can have our own lives. Aniya. Hindi rin tinatanggap ng puso niya ang sinasabi ng kanyang bibig. Ngunit wala sang choice. Kailangan nilang isikreto sa iba ang pagiging mag-asawa nila upang maprotektahan ni Jason ang relasyon nito at ni Ivy. Habang siya,
nasasaktan nang hindi nito alam. Tulad ng napag-usapan ni na Jason at Febby, ay hindi nga nila ipinaalam sa mga kasamahan sa trabaho ang tungkol sa pagpapakasal nila. She didn't want to explain to anybody. Sigurado kasi siyang hindi siya tatantanan ng mga ito kapag nalamang kasal na sila ni Jason. Ngunit mahirap din pala iyon. Asawa niya nga si Jason, ngunit hindi naman sila nagsasama sa iisang bubong. Asawa niya ito ngunit may girlfriend itong ibinabalandra. Akala pa man din niya ay masosolo niya ito kapag kasal na sila. But it was her decision not to tell anyone about their marriage. So, wala siyang masisi kundi ang sarili niya. Kailangan niyang magtiis dahil siya naman ang may gusto niyon. Wala siyang karapatang magreklamo o magdamdam. Ma'am, tulala ka na naman. Narinig niyang wika ng isang waitress ng restaurant. Oo nga ma'am, simula nang napapadalas dito ang girlfriend ni Jason, nagkaganyan na kayo. Segunda pa ni Rochelle. Napapadalas nga si Ivy roon. Kapag umuwi ang babae ay hindi niya alam kung sa bahay ba ito ni Jason umuwi o sa hotel na nirerentahan nito sa Bacolod. Huwag nga kayong intrigera. Ma'am naman kasi, pwede ka namang magkwento sa amin eh. Makikinig kami at hindi namin yun ikakalat. I swear. Pagtataas pa ni Rochelle ng kanyang kamay. Wala naman akong ikukwento. Siya, sige na. Bumalik na kayo sa trabaho. Ngunit sa totoo lang, ay gustong gusto niyang ishare sa iba ang dinaramdam niya. Nasasaktan siya at hindi lang basta nasasaktan. Nasasaktan siya ng bonggang-bongga. Her heart was tearing into million pieces every time she sees Jason and Ivy together. Pakiramdam niya ay minamasakar ang puso niya. Tulad na lang ng gabing iyon, nasa bar na naman si Ivy at nakabantay kay Jason. Siya, hayun at nakatunghay lang sa dalawa. Kanina pa niya gustong umiyak, ngunit hindi niya pwedeng gawin iyon. Hindi niya pwedeng ipakitang apektado siya. Matapos ang unang set ng kanta ni Jason, ay lumapit agad ito kay Ivy. Hindi na talaga niya kaya ang mga nakikita niya. Mabilis siyang lumabas mula sa bar at dinampot ang isang kahang sigarilyo na pag-aari ni Rochelle. She was not a smoker, though she tried smoking. She smoked occasionally kapag kinakailangan lang, tulad ng mga sandaling iyon. Naupo siya sa tagong parte sa labas ng resto. Ayaw niyang may makakita sa kanya na naninigarilyo. Lalong ayaw niyang may makakita sa kanyang nagmumukmok. Naupo siya sa isang bench na nakakalat sa sulok na yon saka nagsindi ng sigarilyo. Mangiyak-ngiyak siya sa bawat hit-hit, hindi dahil sa pait na iniiwan ng sigarilyo sa kanyang bibig, ngunit dahil sa pait na nararamdaman ng puso niya. Siya ang nagsabing huwag nang ipaalam sa iba na asawa na niya ito. Siya ang nagdesisyon na huwag na lang tumira sa bahay nito. Ngunit bakit ang sakit-sakit? Nangangalahati na ang sigarilyong hawak niya nang may maramdaman siyang taong lumapit sa kanya. Kailan ka pa natutong manigarilyo? Galit ang boses ng nagsasalita. At alam niya kung sino ang may-ari ng boses na yon. Last year? Simpleng sagot niya. Pilit na pinapakalma ang puso dahil nagwawala na naman iyon. Bakit mo naman naisipang manigarilyo? May problema ka ba? Ani Jason, saka umupo sa tabi niya. Tinatagan niya ang kanyang puso. Pilit niyang pinanormal ang ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit hindi yata epektibo iyon. Wala. Eh bakit ka nagyoyosi? Kunot ang noong tanong nito. Bakit? Ang mga problemado lang bang may karapatang magyosi?
ganting tanong niya sa lalaki. Masakit pa talaga ang kanyang puso, kaya hindi siguro niya kayang itago ang pait sa boses. Nagtataka lang ako, hindi ka naman dating ganyan. Oo, hindi talaga ako ganito. Simula nung minahal kita, nagbago na ako. Kahit nga ako eh, hindi ko na rin makilala ang sarili ko. Pipingwi ka niya sa kanyang sarili. Wala namang nagbago sa akin, Jason. Imbes ay sagot niya. May nagbago sa'yo. Hindi ko lang alam kung ano. Komento pa rin ang lalaki. Itigil mo na nga yung pagyoyosi mo. Ang usapan natin, walang pakialamanan sa buhay ng bawat isa, hindi ba? Naiinis niyang tanong dito. Kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay ko, wala ka nang pakialam dun. What's happening to you? Nagtatakang tanong ni Jason. Wala. It's just that ayoko nang may nakikialam sa akin. Wika niya, saka inihagis ang sigarilyo na malapit na sa filter at saka iyon tinapakan. Leave me alone. Kung may problema ka, pwede mo naman akong kausapin. Wala akong problema at ayaw ko nang kausap. Malamig pa rin wika niya. Gusto niyang palakpakan ang sarili. Hindi niya alam kung saan siya bumubunot ng lakas ng loob para sabihin ang mga katagang lumalabas sa kanyang bibig. Ang totoo kasi ay gusto na niyang yakapin si Jason. Jason? Sabay pa silang napalingon sa pinanggagalingan ng boses. It was Ivy, standing near them. Kanina pa kita hinahanap, nariyan ka lang pala. Sige na, puntahan mo na siya. Aniya. Mabilis namang dinaluhan ng lalaki ang nobya nito. Nang makaalis ito sa tabi niya, ay saka niya pinakawala ng mga luhang kanina pa gustong pumatak. Febby, do you want to take a leave or something? Ipinatawag siya ng kanyang boss. Iyon lang pala ang sasabihin nito. Why would I take a leave, sir? Ganting tanong niya sa lalaki. You look very problematic. Ayaw mo namang sabihin kung ano ang problema mo. Maybe you need some time to relax. I'm okay, sir. You're not. Bakit ba mas marunong pa ito sa kanya? Mukha na ba siyang pinagsakluban ng langit at lupa? Ayoko pong mag-leave. Mas magiging okay siguro siya kapag nasa trabaho. Dahil kung maglilib siya, ay tutunga nga lang siya. Lalo niyang maiisip si Jason at kung gaano kamiserable ang love life niya. Come to think of it. Pangungulit pa sa kanya ng lalaki. Marahil ay ang pangit na nga niya. Isang linggo na yata niyang nakakalimutang tumingin sa salamin. Try to look at yourself in front of the mirror. Maybe that would convince you to take a leave. Pang-iinis pa ng amo niya, tinanguan niya na lang ang lalaki. Matapos nilang mag-usap ay dumiretso siya sa comfort room ng bar. Ang lalim na ng mga eye bags niya. Parang 5 taon ang itinanda niya sa loob ng 1 linggo. Hindi niya nga alam kung sarili ba niya talaga ang nakikita niya sa salamin. Kaya pala katingkati silang pagbakasyonin ako. Bulong niya sa sarili. Para na nga akong pinagsakluban ng langit at lupa. Paglabas niya mula sa comfort room, ay nakita niya na naman si Ivy. Kausap nito si Jason at mukhang masaya ang dalawa. Lalo siyang na-insecure sa babae. Ang pangit-pangit niya ngayon, samantalang ito ay blooming na blooming pa rin. Napabuntong hininga siya sa kamuling kinausap ang boss niya. Kailangan na talaga niyang mag-leave kung ayaw niyang tumanda ang itsura niya ng 10 taon kaysa sa edad niya. Sige sir, magli-leave na ako.
Mabuti naman at nakapag-isip ka na agad. Ang pangit ko na nga pala talaga. Hindi naman sa ganun. Kulang ka lang sa pahinga at tulog. Gusto mo na bang umuwi at magpahinga? Okay lang ba, sir? Oo. Ako nang bahala rito. Just take a rest. Pagdating niya sa dorm, ay agad siyang nahiga sa kama. Isang linggo na silang hindi nag-uusap at hindi nagpapansin ni Jason. Mahigit isang linggo na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Mahigit isang linggo na ring naglalagi si Ivy sa bar. Siguro nga ay mali ang desisyon niyang pakasalan si Jason. Mas masakit pala kapag naturingan kang asawa ng lalaking mahal mo ngunit hindi mo naman pagmamay-ari ang puso niya. Oo, dala niya ang apelyido nito, ngunit ang puso nito, hindi niya hawak. Mas mahirap pala iyon, mas masakit. Kinabukasan ay hindi na siya pumasok. Lumuwas na siya at umuwi sa bahay ng kanyang kuya Arnold. Ayaw niyang magpakita sa mga magulang na ganoon ang itsura niya. Siguradong tatanungin siya ng tatanungin ng mga ito kung ano ang nangyayari. Bunso! Ang Ate Gail niya ang sumalubong sa kanya. Nasa trabaho ang kuya niya. Ang pamangkin naman niya ay nasa eskwelahan. What happened to you? Do I look ugly? Pilit ang ngiting tanong niya sa hipag ng makapasok sa bahay nito. Pwede bang dito muna ako kahit 1 week lang? Ano ba ang problema? Nag-aalalang tanong sa kanya ng hipag. It's not working. Ha? Wala namang sense ang relasyon namin ni Jason. He's in love with his girlfriend. Sino ako para hadlangan ang kaligayahan niya? After all, ako lang naman ang babaeng pinakasalan niya. Not because he loves me. He married me because that was his grandfather's order. He married me out of business. Pagsusumbong niya kay Ate Gail. Kailangan niya nga ng kausap. Kailangan niya ng kakampi. Bunso, alam kong masakit yan sa'yo. Pangungunsula ng hipag niya. But you need to fight for what's yours. He's never been mine, Ate Gail. Aniya, saka hinayaang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Mabilis na naman siyang niyakap ni Ate Gail. Kasalanan ko rin naman. Ayokong sabihin namin sa iba na mag-asawa na kami. Dahil ayokong makarating yun sa nobya niya. Ayokong isumpa niya ang kasal namin dahil nakakasagabal yun sa kaligayahan niya. Ayokong magalit siya sa akin. Shh! Bunso, everything will be fine. Pero dahil ikaw ang asawa ng lalaking iniiyakan mo ngayon, ang maipapayo ko lang sa'yo, ipaglaban mo siya. Huwag kang basta-basta na lang umiiyak sa isang tabi. Ang pagmamahal, ipinaglalaban yan. Mahirap lumaban kapag nag-iisa ka lang, Ate Gail. Paglalaban ko nga siya. Hindi naman ako sigurado kung may nararamdaman ba siya sa akin kahit katiting. Loving is taking risks, bunso. It doesn't matter if you win or lose at the end. What matters is that you fight for what you feel. You fight for the one you love. Hindi na uso ang martir sa panahon ngayon. Binabaril ang mga martir sa luneta. Maniniwala lang akong mahal mo nga si Jason kapag nakita kong ipinaglalaban mo siya. Be brave, bunso. Be brave. Nakaupo si Febby sa isa pang mga upuan sa restaurant. Only pa rin siya, ngunit bumalik na siya sa Bacolod. Ilang araw na lang din naman ay magtatrabaho na ulit siya. Kahit papaano, ay maayos na ulit ang itsura niya. Mukha na siyang tao ulit. Pinag-isipan niyang mabuti kung ipaglalaban pa niya si Jason o sa bandang huli ay hindi pa rin niya susundin ang payo ng iba. Ayaw niyang ipaglaban ito. Natatakot siya. At isa pa, ay mahirap makipaglaban kung nag-iisa ka lang.
Kung masaya si Jason kay Ivy, let it be. Magiging masaya na lang din siya para rito kahit masakit iyon sa kanya. Umalis siya sa kinauupuan at naupo sa isang bakanting upuan malayo sa maliit na entablado. Alam niyang anytime ay magperform si Jason sa entabladong iyon. Kailangan niya lang sanayin ang puso niyang masaktan. Sa ganoong paraan ay magiging masaya naman ito. Marahil ay magiging manhid din siya kalaunan. Alam niyang duwag siya. Duwag siya dahil hindi niya man lang sinubukang lumaban. Ngunit mas mabuti na iyon kaysa mapahiya siya. Natigil lang siya sa pag-iisip nang may naupo sa kanyang tabi. It was Mr. Paulo Castaneda, isa sa mga masusugid nilang customers. Good evening po, sir. Bati niya sa lalaki. Nginitean naman siya nito, halatang isang pilit na ngiti ang pinakawala nito. Broken-hearted? Tanong niya sa lalaki. Tiningnan muna siya nito ng mataman bago sumagot. Yes, like you. Bakit naman ako nadamay, sir? Depensive niyang tanong sa lalaki. It's obvious. Tumahimik na lang siya. Totoo naman ang sinabi nito. Hindi na siya mag-aaksaya ng laway para pumalag. Ano pong nangyari? Maya-maya ay naitanong niya. Oops, sorry. Huwag niyo na lang pong sagutin. Bawi niya. Lalo kasing naging visible ang sakit na nararamdaman nito sa paningin niya. She left me. Kasalanan ko naman yun. Wika ng lalaki. Nakinig naman siya sa kwento ng lalaki. Hindi niya akalaing magko-confide ito sa kanya. Ikinuwento nito sa kanya ang buong pangyayari. Nakarelate siya nang sabihin itong arranged marriage din daw ang naging problema nito. Ang kaibahan nga lang ay mahal nito ang babaeng natatakda nitong pakasalan. Ngunit sa kabila niyon ay hindi pa rin natuloy ang kasal. Hindi ba dapat masaya siya dahil ang lalaki palang nakatakda niyong pakasalan ay ang lalaking mahal niya? Curious niyang tanong. Siya nga, kahit hindi siya mahal ni Jason, ay ginrab niya ang opportunity. Tapos ito ay tatakbo lang kahit alam naman itong mahal ito ni Paulo. She felt betrayed. Alam ko na kasi nung una pa lang na siya ang babaeng pakakasalan ko. Samantalang siya. Wala siyang kaalam-alam doon. Isa pa, akala niya ipinaibig ko lang siya para matuloy ang negosyo namin ng papa niya. Nakita niya ang matinding lungkot sa mga mata ng lalaki habang nagkukwento ito. But you really love her, right? Yes, I love her so much. Ang swerte naman niya. Komento niya, sabay buntong hininga. Why? Maswerte siya dahil mahal mo siya. Swerte siya dahil mahal siya ng lalaking nakatakda niyong pakasalan. Sayang kayong dalawa. Ikaw, anong problema mo? Hindi na siya nahiya pang magkwento sa lalaki. Ito nga ay ikinuwento sa kanya ang madugong love life nito. Basta sir, secret lang natin ha? Sure. I am married. Simula niya. Nakita niya agad ang pagkagulat sa mukha ng lalaki, ngunit hindi na ito nagkomento pa. Hinintay lang siya nitong magkwento pa. I am married to a guy who happened to have a girlfriend. Arranged marriage then. She paused and caught a deep breath. Masaya sila ng girlfriend niya. Samantalang ako, nagluluksa. But that was okay. Nakapagdesisyon na akong kalimutan na lamang siya. Time heals all wounds naman, di ba? Aniya, saka ngumiti ng tipid. Martyrdom, huh?
Napapailing na wika ng lalaking kausap niya. Hindi naman niya alam na mahal ko siya, kaya wala nang problema yon. Pagkikibit ng balikat niya. Hanggang kailan mo naman balak na magpakamartir? Hanggang sa kaya ko nang makalimutan siya. Sagot niya, kaya niya ba iyon? Kaya niya bang kalimutan si Jason? Kaya niya bang kalimutan ang first love niya? Sino bang lalaking yun? Curiosity was evident in Paolo's eyes. Baka magulat ka kapag nalaman mo kung sino. Aniya, saka tumawa ng mahina. Really? Lalo akong na-curious. Si Jason, yung acoustic performer namin dito. What? Nanlaki ang mga matang tanong ng lalaki. Totoo yun. Ikaw palang nakakaalam sa lugar na to. Pamilya lang namin ang nakakaalam ng lahat. Paano mo nakakayang manatili sa lugar na to habang nakikita si Jason at ang girlfriend niya na magkasama sila? Interesadong tanong ng lalaki. Hindi ko rin alam. Sanayan na lang siguro yun. Gusto mo bang malaman kung may gusto rin sa'yo si Jason? Maya-maya ay bulong sa kanya ng lalaki. Nako, hindi mangyayari yun. May iba na siyang gusto. Aniya na sinabayan pa ng pag-iling. Malay mo, may pagtingin naman din pala siya sa'yo. Panunudyo pa ng lalaki. Sige nga, anong gagawin mo? Ha? Bulalas niya nang marinig ang suhestyon ni Paolo. Kunwari manliligaw ka sa akin, tapos sasagutin kita? Paano yun makakatulong? Kapag nalaman ng isang lalaki na may pumuporma sa babaeng gusto niya, saka pa lang yan kikilos. Pero Sir Paolo, di ba nagdesisyon na nga akong kalimutan na siya? Bago mo siya kalimutan, alamin mo muna kung anong nararamdaman niya para sa'yo. Kanina pa siya kinukumbinse sa mga sinasabi nito. Parang tama naman kasi. At least, wala siyang pagsisisihan sa huli. Hindi niya sasabihing, sayang. Maaabala kita. No, okay nga yun para mapunta naman sa ibang bagay ang atensyon ko. Mahirap magsenti araw-araw. Sabagay. Sige, payag na ako. Basta kunwari, kinikilig ka sa akin lalo na kapag nasa malapit lang si Jason. Pagli-lecture pa nito sa kanya. Aarte lang tayo. Just go with the flow. Okay ba? Okay, deal. Nakangiti niyang wika. Parang na-excite rin siya sa gagawin nila. Isa pa, ay mukhang makakatulong iyon kahit papaano kay Paolo. Sa ganoong paraan, ay malilibang ito kahit papaano. Maya-maya lang, ay nakita niyang dumating na si Jason, bit-bit ang gitara nito. Huminga siya ng malalim. She secretly cheered for herself. Kailangan niyang galingan ng pag-arte to get the best result. Ready? Bulong sa kanya ni Paolo. Tumango naman siya. Naramdaman niya ang pag-akbay ni Paolo sa kanya. Wala iyong kakaibang kuryente tulad ng nararamdaman niya kay Jason. Hindi naman niya ipinagtataka iyon. Hindi niya mahal si Paolo at mahal niya si Jason. Iyon ang difference. Napatuon sa kanila ang atensyon ni Jason nang malapit na ito sa entablado. Napansin niya ang marahang pagkunot ng noo nito. Was that a good sign? Nakipagtawanan at nakipagkwentuhan pa siya kay Paolo na parang in love siya rito. Pwede na ba akong artista? Bulong niya sa lalaking nakaakbay sa kanya. Ang galing mo. Pwedeng inominate na best actress. Pabulong din na sagot ni Paolo.
Sabay pa silang naghagik-hikan. Nang mapatuon na naman kay Jason ang paningin niya, ay napansin niya na lukot na talaga ang mukha nito. Effective yata. Bulong ulit sa kanya ni Paolo. You think so? Kinikilig niyang tanong. Tumango naman si Paolo sakang umiti. Inalis nito ang pagkakaakbay sa kanya at pinagsiklop naman ang mga kamay nila. Natawa naman siya. Parang mas eager pa itong malaman kung ano ang totoong nararamdaman ni Jason kaysa sa kanya. Maya-maya lang ay tumugtog na si Jason sa entablado. Ngunit lukot pa rin ang mukha nito. Halatang naiinis, hindi nga lang niya alam kung sa kanilang dalawa ito ni Paolo naiinis. Napansin niya ring halos pinipigana ni Jason ang gitara at hindi na rin maganda ang tunog niyon. Matapos ang performance, ay naglakad agad ito palayo sa entablado. Halata ang pagtataka sa mukha ng mga diners. Samantalang sila naman ni Paolo ay simpleng nagngingitian. Mukhang may gusto nga sa'yo si Jason, dear. Talaga? Ngiting-ngiti niyang wika. Para kasing bigla namang sumigla ang puso niyang ilang linggo na ring parang lanta. Lalaki ako. And based on his reactions, gusto ka nga niya. What are we going to do now? Ipagpapatuloy lang natin ang pagpapanggap hanggang sa mapilitan na siyang umamin sa'yo. For now, maging masaya ka muna, knowing that somehow, pinagseselosan niya na ako. Pauwi na siya sa dorm nang may humarang sa kanya. Mukhang natuwa naman ang puso niya sa pagsulpot ni Jason sa kanyang harap dahil nagtatatumbling iyon. Hey, how are you? Gusto niyang palakpakan ang sarili niya. Artista talaga siya. Hindi sinagot ng lalaki ang tanong at patuloy na tinitigan siya ng masama. Kunot ang noon nito at halatang inis na inis. What's the score between you and that guy? Imbes ay tanong nito. Gusto na namang magtatalo ng puso ni Febby. Feeling niya ang haba-haba ng hair niya. Ano naman ang pakialam mo sa amin? Nakangiting tanong niya. I'm your husband. Yes, in papers but not by heart. Hinahayaan kitang magkaroon ng sarili mong buhay. Okay lang sa akin kahit may girlfriend ka. Unfair naman siguro sa akin kung hindi ko makukuha ang mga benefits na nakukuha mo sa marriage natin, di ba? Sarkastikong wika niya. Hindi naman nakaimik ang lalaki kaya nagpatuloy na lang siya sa paglilintaya. Nanliligaw sa akin si Paolo. And I think I like him already. Charot. Kontra naman ng utak niya. Kung ano-ano na naman kasi talaga ang lumalabas sa bibig niya. Bahala na si Batman. Basta paninindigan na niya ang kalokohang sinimula nila ni Paolo. Regards to Ivy. Sige, mauuna na ako. Asawa ko. Diniinan niya pa ang pagbanggit sa salitang asawa na parang hindi siya affected. Believe na talaga siya sa acting talent niya. Naglakad na siya palayo sa lalaki. Mag-iisip pa siya ng ibang paraan para malaman at ma-realize ni Jason na siya ang mahal nito. Bago magtanghali, ay gising na si Febby. May usapan kasi sila ni Paolo na sabay silang magla-lunch. Sumusunod lang siya sa lahat ng sinasabi nito. Hindi nga niya alam ang plano ng lalaki para sa araw na yon. In fairness naman kay Paolo, wala siyang nadaramang nagte-take advantage ito sa kanya. Mukhang sobrang bored lang talaga ang lalaki, kaya game na game sa pagtulong sa kanya. Sinundo siya nito. Mukhang maaliwalas na ang mukha nito kaysa noong unang beses niyang makita sa restaurant. He was glad that Paolo was somehow coping up. Anong gagawin natin ngayon? Magla-lunch. Sagot ni Paolo.
Lang? Oo, basta akong bahala. Just cooperate. Anito, saka kumindat pa. Natawa naman si Febby. Sumakay na sila sa kotse nito at dumiretso sa restaurant. Pagdating nila sa restaurant, ay nakita niya si Jason. Alam na niya kung bakit siya niyaya ni Paolo sa lugar na yun. Jason, after lunch pang meeting natin, hindi ba? Nakangiting baling ni Paolo kay Jason. Gusto niyang mapangiti sa reaksyon ni Jason, bigla namang kumunot ang makinis nitong noo. Napaaga nga yata ako. Sagot ng lalaki na hindi pa rin maipinta ang mukha. Sumabay ka na sa aming mag-lunch. Anyaya pa rito ni Paolo saka hinawakan ng kamay ni Febby. Lalo namang sumama ang mukha ni Jason. Pasimpleng natuwa ang puso niya. Based kasi sa nakikita niya ay epektibo nga ang ginagawa nila. Hindi na. Anito na akmang tatalikod na ngunit pinigilan niya ito. Jason, sumabay ka na sa amin. Hindi naman nakatanggi ang lalaki. Kaya habang kumakain sila, ay halatang halata sa mukha ni Jason ang pagkailang. Hindi rin ito nakikisali sa masayang kwentuhan nila ni Paolo. Febby, may pag-asa kaya ako sa'yo? Nilakasan pa yon ni Paolo para marinig ni Jason. Napatingin tuloy ito sa kanila. Nginitian naman niya si Paolo ng pagkatamis-tamis. Oo naman. Nang mapadako kay Jason ang tingin niya, ay nasa pagkain na ang atensyon nito at madiin na hawak ang mga kubyertos. Lihim naman silang nagngisian ni Paolo. Sigurado ka riyan ha? Malambing na wika ni Paolo. Yes, I'm sure. Marami na ngang babaeng naiingit sa akin. Aniya, saka bumaling kay Paolo na nasa tabi niya. Pinunasan niya ang gilid ng bibig nito kahit wala namang marumi doon. Gusto niya lang inisin si Jason na sa palagay niya ay kanina pa nagpipigil ng selos. Sa tingin ko, kailangan ko munang mag-CR. Masama ang mood na sabi ni Jason, saka umalis na sa harap nila. Nagngitian naman sila Paolo nang makitang nakapasok na ito sa comfort room. I think we're doing great. Konting push pa. Magtatapat na rin sa'yo yan. Ani Paolo, saka kumindat sa kanya. Sana nga. Aniya, saka isinubo ang chicken fillet na in-order. Ano nga palang pagmimitingan nyo ni Jason? Kasal kasi ng pinsan ko next month. Aalokin ko sana siyang maging wedding singer. Bakit ikaw ang kakausap kay Jason? Bakit hindi yung pinsan mo? Nakikialam ako sa wedding preparation para hindi ko maisip ang kasawian ko. Anito, saka tumawa. Ako lang ang kaharap mo. Hindi mo kailangan magpanggap na okay ka lang. Pakikisimpatyan niya sa lalaki, saka pinisilang kamay nitong nakapatong sa mesa. Salamat. Anito, saka siya niyakap. Medyo nagulat si Febby, ngunit tinugon din niya ang yakap nito. For her, that was just a friendly and comforting hug. Ito rin naman kasi ang tumutulong sa kanya ngayon para matamo niya ang pinakamimithi niyang happy ending. Basta, kapag kailangan mo ng kausap, tawagan mo lang ako, okay? Aniya rito, saka tinapik-tapik ang likod. Humiwalay siya sa pagkakayakap kay Paolo nang makarinig ng pagtikhim. Si Jason ang nakita niyang nakatayo malapit sa mesa nila. Kakabalik lang nito galing sa comfort room. Nakakaabala yata ako. Walang emosyong wika ng lalaki. No. Wika naman ni Paolo. Pare, ngayon ko na lang
Edediskas sa'yo ang tungkol sa kasal ng pinsan ko. Tumango naman si Jason. Nag-usap na ang dalawa. Nakinig lang siya. Tinitigan niya si Jason. Tila mas lalong mabilis ang tibok ng puso niya ngayon kaysa dati. Hindi niya pa rin kayang ipagkaila na mahal niya pa rin ito. Kung nung una ay nagdesisyon siyang huwag nang ipaglaban ng lalaki, ngayon naman ay tila hindi siya makukontentong tumayo na lang at huwag gumawa ng paraan para ipaglaban ito. Sa nakikita niya ay mukhang may pagtingin naman din ito sa kanya. Ayaw pa lamang nitong umamin. Napatingin ito sa direksyon niya. Nahuli siyang matamang nakatingin dito. Hindi siya nagbawi ng tingin, imbes ay nginitian niya ito. Hindi naman ito gumanti ng ngiti. Sinimangutan pa nga siya. Napailing na lang siya saka ibinaling kay Paolo ang kanyang atensyon. Isa na lang ang hiling niya sa mga sandaling iyon. Sana ay hindi matagalan si Jason na ma-realize na siya talaga ang babaeng para rito. Na hindi mali ang desisyon nilang magpakasal dahil siya na talaga ang babaeng gusto nitong makasama habang buhay. Ang emo yata ni Jason ngayon. Narinig ni Febby na sabi ng ilang customers sa restaurant. Kahit siya ay ganun din ang komento. Masyadong madamdamin ang mga kanta nito. Tinignan niya ang lalaking kumakanta sa entablado. Ramdam na ramdam niya ang emosyon sa pagkanta nito. Ma'am Febby, baka naman po matunaw. Tudyo naman sa kanya ni Rochelle. Nagkibit balikat siya sa pang-iinis ng babae. Kung tutuusin nga, ay may karapatan siyang sabihin sa lahat ng babae sa buong mundo na bawal tignan si Jason. Dahil siya lang ang may karapatan. Dahil siya ang asawa nito. Napabuntong hininga si Febby. Naiinip na siya sa kahihintay sa pag-amin ni Jason. Gusto na nga niyang lapitan ito at ipangalandakan dito na mahal niya ito. Ngunit pinipigilan siya ni Paolo. Mas maganda raw kapag si Jason ang naunang umamin. Don't worry, Febby. Aamin din yan. Nagulat siya sa boses na yun. Si Paolo ang nalingunan niya. Aatakihin naman ako ng puso sa'yo. Aniya sa kabinalingan ito. Don't overthink. Imbes ay sabi pa nito. Oo na po. Sabi niya sabay buntong hininga. Naiinip na ako, Paolo. Learn to wait, dear. Yeah, like you. Paano akong nadamay? Nagtatakang tanong ng lalaki. Kasi you're waiting for her. Huwag mong sabihing mali ako. Hindi sumagot ang lalaki sa winika niya. Pinaupo niya ito sa isang bakanting upuan at inalok ng pagkain. Sanay na siyang inaasikaso ito dahil lagi itong nasa restaurant. Best friend na nga ang turing niya sa lalaki. May naisip ako, Febby. Maya-maya ay wika nito. Ano naman yun? Kunwari, sinagot mo na ako. Bulong nito sa kanya. Bakit naman? Basta. Okay, sige. Diyan ka na muna, magtatrabaho muna ako. Kung ano naman ang binabalak ni Paolo, ay hindi niya alam. Basta may tiwala siya rito. Alam niyang para sa kanya rin ang pinaplano nito. Natutuwa nga siya dahil sa pagsulpot nito sa buhay niya. Meron ng tumutulong sa sugatan niyang puso. Sa kabilang banda, ay natutulungan niya rin itong maglibang upang makalimutan naman ito ang pag-iwan dito ng babaeng mahal nito. Guys, order lang ng order. Libre raw ni Paolo. Napatigil siya nang marinig ang tinig na yon. Oh,
Bakit naman manlilibre si paring Paolo? Tanong ng isa pa nilang regular customers. Bakit nga ba pare? Tanong ng isang customers na kasama ni Paolo sa mesa. Sinagot na kasi ako ng nililigawan ko. Nakangiting wika ni Paolo. Napakamot si Febby ng ulo. Mukhang gagawin na ni Paolo ang plano nito. Naghiyawa naman ang lahat ng mga nakarinig sa sinabi nito. Si Jason lang yata ang tahimik at nakasimangot sa lahat ng nasa bar. Sino naman ang babaeng yun? Oo nga, sino siya? Dito ba siya nagtatrabaho? Sabay-sabay na tanong ng ilan sa mga customers. Oo. Lalong lumakas ang hiyawa ng lahat. In fact, she's here now. Talaga? Nasaan? Bigla siyang nanlamig. Ipapakilala siya nito bilang girlfriend? Nakakaloka. Itinuro ni Paolo ang kinaroroonan niya. Napunta tuloy sa kanya ang atensyon ng lahat ng customers. Si Febby? Ma'am Febby, totoo bang sinasabi ni Sir Paolo? Nagulat na tanong ng isa sa mga crew ng resto. Hindi naman niya pwedeng ikaila iyon dahil mapapahiya naman si Paolo. Napatingin siya kay Jason. Mukhang hinihintay din ito ang sagot niya. Ano ang sasabihin niya? Come on, Febby, sumagot ka na! Wika pa ng ilang customers na Marites habang naghihintay ng sagot sa kanya. Oo, totoo yun. Naghiyawa na naman ang lahat. Napailing na lang siya sa kaipinagpatuloy ang naudlot na trabaho. Namataan niyang sa kabila ng hiyawan at katuwaan ng ibang customers, ang malungkot na itsura ni Jason habang tinatanggal ang gitara sa katawan nito. Lumabas si Jason mula sa bar na nakangiti, ngunit halata sa aura nito ang kalungkutan. Sinundan niya ito hanggang sa labas ng bar. Hindi niya rin alam kung bakit niya pa ginawa iyon. Maybe that was her heart which told her to follow him outside. Okay ka lang? Tanong niya kay Jason. Nakatalikod ito sa kanya. Oo naman, bakit mo ako sinundan dito? Nakatalikod pa rin ito sa kanya nang sumagot. Akala ko kasi ay may problema ka. Simpleng sagot niya, saka ito tinabihan. Akala ko, LQ na naman kayo ni Ivy. Don't worry, okay lang ako. Oo nga pala. Congratulations. Nahimigan niya ang lungkot sa boses nito. Congratulations? Nagtataka niya pang wika. Yes, sinagot mo na pala si Paolo. Humarap ito sa kanya. Nakangiti na ito. Ngumiti rin siya. Salamat. I want you to be happy, Febby. Salamat ulit. Huwag kang mag-alala. After 2 years, maaanal din ang kasal natin. Hindi pa rin maiwasan ni Febby na isipin ang huling sinabi ni Jason noong kausapin siya nito sa labas ng bar. Hindi kasama sa plano niya ang annulment. Ang plano lang nila ni Paolo ay ang paaminin ito sa tunay na nararamdaman para sa kanya. Nasa malalim siyang pag-iisip nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Nasira tuloy ang pagmo-moment niya. Hello? Hello, anak. Anang nasa kabilang linya. Mommy, napatawag po kayo. Sinabihan kasi ako ng Lolo Marcelino ninyo na gusto niya kayong dalawin ni Jason dyan sa Bacolod. Ano? Bulalas niya. Kailan daw po? Papunta na siya riyan. Ha? Bulalas na naman niya. Maluloka na talaga siya.
Mabilis siyang nagpaalam sa mami niya at tinungo ang bahay ni Jason. Mabuti na lang pala at maaga siyang nagising, kung hindi ay patay sila. Nakakalimang katok na yata siya ng pinto ng bahay ni Jason bago siya nito nilabas. Febby, it's too early. Reklamo ng lalaki. Pupunta rito ang lolo mo. Dire-diretso niyang wika. Ayaw na niyang magpaligoy-ligoy pa. Ha? Pareho sila ng reaksyon nang una niyang marinig ang balita. Who told you? Si Mami. Aniya saka tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng bahay nito. Umayos ka. Kunwari, rito ako natutulog. Maglilinis na rin ako para naman hindi isipin ng lolo mo na walang babaeng nakatira rito sa bahay mo. Napakagulo kasi ng bahay nito. Ibang-iba noong unang beses siyang natulog roon. Sige, maliligo lang ako. Habang naliligo ang lalaki, ay nilinis niya ang bahay nito. May bitbit na rin siyang mga damit para hindi magtaka ang lolo nito na wala siyang gamit sa bahay na yon. Matapos niyang iligpit ang lahat ng kalat sa bahay ni Jason, na para ng bodega, ay umakyat siya sa kwarto nito at iniayos sa cabinet nito ang mga dala niyang damit. Nakita rin niya ang kanilang wedding picture sa drawer ng side table nito. Pinunasan niya iyon, saka idinisplay sa bedside table. Habang busy siya sa paghahanap ng mga gamit na pwedeng i-display sa kwarto nito para hindi naman magtaka si Lolo Marcelino, ay bumukas ang pinto ng banyo sa kwartong iyon. Nabitin sa hangin ang paghinga niya nang makita niya si Jason na nakatapis lang ng tuwalya, ang pang-ibabang parte ng katawan. Tinalikuran niya ito at huminga ng malalim. Sa mga magazine at internet lang siya nakakakita ng ganun. Ngayon pa lang siya nakakita ng live. Bakit ka ba lumalabas ng nakaganyan? Kunwari ay pagalit na saway niya sa lalaki. Alam niya na kung mananalamin siya ngayon, ay pulang-pula ang mukha niya. Ang maharot na lalaki naman ay nilapitan pa siya imbes na lumayo at magbihis. Malay ko bang narito ka sa loob ng kwarto ko? Pagkikibit nito ng balikat. Nakaupo siya sa kama nito at nakatayo ito sa harap niya. Napalunok siya ng laway. Nawawala sa tamang takbo ang pag-iisip niya. Mabilis siyang tumayo upang lumabas mula sa kwarto nito. Ngunit nabuwal ang pagkakatayo niya. Mabilis naman siyang sinalo ni Jason. Natulala siya nang maramdaman niya ang balat nito. Malamig iyon at mamasa-masa. Ngunit pakiramdam niya ay sinisilaban siya. Pinilit niyang kumawala sa mga bisig nito, ngunit hindi siya kaagad pinakawalan. Why are you running away from me? Bulong nito. Naistatwa naman siya. Kakaiba talaga ang epekto ng lalaking ito sa kanya. At sinong makapagsasabing ang tunetuneladang pagkainis niya dito ay mauuwi sa pagmamahal? I'm not running away from you. Giit niya, saka pinilit muling makawala sa bisig ng lalaki. Ngunit bigo na naman siya dahil hindi siya nito pinakawalan. Hindi na siya nagpumilit pa. After all, she loved being held in his arms. You are. Malungkot na wika ng lalaki. Hindi nga sabi eh. At saka bakit naman kita tatakbuhan? May utang ba ako sa'yo? Naiiritang wika niya. Yun na nga eh. After the wedding, hindi mo na ako pinapansin. Malungkot pa rin wika nito. You are my wife, pero hindi ko maramdaman yun. Nainis siya sa tinura nito. Ang akala niya kasi ay malinaw ang usapan nila bago ang kasal na may kanya-kanya pa rin silang buhay pagkatapos ng kasal. Isa pa ay gusto niya lang namang maging masaya ito
kaya niya ito iniiwasan. Tapos ngayon ay sisisihin siya nito na parang kasalanan niya ang lahat. I'm not your wife. Well, legally yes, but emotionally, no. Walang emosyon niyang wika. At kumawala na siya sa mga bisig nito. Dahil ba kay Paolo? Ano namang pinagsasasabi mo riyan? Bakit naman nadawit si Paolo rito? Kaya hindi mo na ako kayang tanggapin bilang asawa mo ay dahil sinagot mo na si Paolo. Tila nagtatampong wika nito. Hindi niya lang alam kung tama ang pandinig niya. Ayon sa pagkakatanda ko, may usapan na tayong may sari-sarili pa rin tayong buhay pagkatapos ng kasal. Hindi kita pinipigilan sa pakikipagrelasyon mo kay Ivy. Bakit ngayon ay sinisisi mo sa amin ni Paolo ang lahat? You know what? You're being unfair. Aniya, saka lumabas sa kwarto nito. Hindi niya alam kung nagtapat na ba si Jason sa kanya sa lagay na iyon. Ngunit isa lang ang sigurado niya. Parang gusto na nga nitong panindigan ang kasal nila. Hi, Lo. Bati ni Jason kay Lolo Marcelino. Kadarating lang nito at mukhang pilinano talaga nito ang surprise visit para sa kanila. May dala-dala pa itong maliit na traveling bag. Mukhang smooth sailing ang relasyon niyong dalawa. Nakangiting bungad ng matanda pagpasok sa bahay ni Jason. Inagaw naman ni Jason ang bag na bit-bit ng lolo nito. Napadalaw po kayo. Pag-iiba niya ng usapan. Hindi smooth sailing ang relasyon nila ni Jason. Hindi nga siya sigurado kung may relasyon sila. Gusto ko lang makasagap ng sariwang hangin, kaya napadalaw ako rito. Wika ni Lolo Marcelino. Inalok niya ito ng kape, ngunit tumanggi ito. Wala pa ba akong apo sa tuhod sa inyong dalawa? Napatanga si Febe sa sinabi ng matanda. Sino siya? Si Virgin Mary? Ni wala ngang nangyari sa kanila ni Jason noong honeymoon nila. Isn't it too early for us to have kids, Lo? Salo naman ni Jason. Anong early? Matanda na ako. Wala nang early-early. Para hindi ko na kayo kulitin, bigyan niyo na ako ng apo sa tuhod. Darating din po tayo riyan, Lo. Singit niya, saka ngumiti. Mabuti pa po, kumain na tayo. Sumunod naman ang dalawang lalaki sa kanya sa harap ng hapagkainan. Matapos kumain, ay inihatid nila Jason ang matanda sa magiging pansamantalang silid nito. Anong balak mo? Tanong niya kay Jason. Magkasama sila sa kwarto nito at iniisip kung ano ang solusyon na gagawin sa bigla ang pagdating ni Lolo Marcelino. Mukha kasing balak nitong magtagal pa roon. Huwag muna tayong pumasok. Kakausapin ko na lang si boss. Hindi naman yata magtatagal ng isang linggo si Lolo Marcelino rito. Suhestyon ni Jason. Paano kapag itinanong ni boss kung bakit kailangan pati ako ay umabsent din? Ako na lang bahala ron, Febe. Anito, saka naupo sa tabi niya. Siya, sige, sabi mo eh. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Namiss kita. Nilingon niya si Jason dahil hindi niya alam kung tama ba ang pagkakarinig niya sa sinabi nito. Namiss? Lagi naman tayong nagkikita sa bar, hindi ba? Yes. Kaya lang, nung natulog ka sa tabi ko nung honeymoon natin, parang hinahanap-hanap na kita. Parang may kulang na kapag natutulog akong mag-isa sa kwarto na to. Gusto na niyang himatayin. Aamin na ba ito? Sasabihin na ba nitong mahal siya nito? Will you get straight to the point? Aniya, hindi na niya kaya pang maghintay kahit isang minuto para sa mga susunod na sasabihin nito.
pwede ba nating i-workout ang marriage natin? Yun lang? Aniya sa isip niya. Hindi ba nito sasabihin sa kanyang mahal siya nito? Iyon ang gusto niyang marinig. How can we do that if we have relationship with other people? Imbis ay tanong nito. Makipag-break ka na kay Paolo. Hihiwalayan ko na rin si Ivy. Tinitigan niya itong mabuti. Tinatantya niya kung seryoso ba ito. Hey, I'm serious. Ganun lang yun kadali? Nagtatakang tanong niya. Hindi mo na ba mahal si Ivy? Inaabangan niya ang sagot nito. Halos hindi siya huminga sa paghihintay ng isasagot nito. Mahal. Nanlumo siya sa sagot ng lalaki. Ngunit hindi ko kayang sirain ang kasal natin. You're my wife. Gusto ko pa rin subukan kung magiging maayos ang relasyon natin. If ever it turns out right, hindi na natin kailangan pang maghiwalay. Hindi natin sila madedisappoint. Are you trying to say na we should try to love each other? Diretsahang tanong niya sa lalaki. Masyado kasi itong maraming palikuliko, nahihilo na siya. Yeah, parang ganun na nga. Nag-isip siya ng mabuti. Mas magugustuhan kasi niya kung sasabihin itong, Febby, mahal kita. Pwede bang seryosohin na lang natin ang kasal? Ang problema, mukhang hindi pa nga talaga siya mahal ng lalaki. Napabuntong hininga siya. I'll try to think about it. Do you love him? Ha? Do you love Paolo? Paglilinaw nito sa tanong nito kanina. Napatingin siya ng maigi sa lalaki. Mukhang hinihintay nito ang sagot niya na parang doon nakasalalay ang buhay nito. The same feeling she felt a while ago when she asked if he loved Ivy. Yes, sasagutin ko ba siya kung hindi? Sagot niya. Alam niyang masamang magsinungaling, ngunit hindi pa yata tama ang panahon para umamin siya rito. Though she really wanted to say na, No, I love you. Okay, pag-isipan mo rin yung sinabi ko. Malungkot na wika nito at saka lumabas ng kwarto. Napaisip na naman siya. Gusto nitong i-workout ang marriage nila samantalang mahal pa raw nito ang girlfriend nito. Paano siya papayag na ayusin ang marriage nila kung hindi nito sasabihing mahal siya nito? Ay, nako, Jason, ewan ko sa'yo. Patigasan na lang tayo. Kailangan ikaw ang maunang magsabi sa akin na mahal mo ko. Nakasimangot niyang wika, saka malakas na ibinalibag ang sarili sa malambot na kama ng lalaki. Ewan niya rin ba kung bakit naiiyak siya? Mahirap ba siyang mahalin? Hindi naman na dapat siya nabibigla na sinabi ni Jason na mahal nito ang nobya, pero masakit pa rin. At bakit nito gustong ayusin ang marriage nila kung mahal naman pala nito si Ivy? Makikipaghiwalay ito sa babae kahit mahal nito? Parang tanga. Gigil na sabi niya sa sarili, pero para iyon kay Jason. Nakatayo si Febby sa terrace ng bahay ni Jason para na naman silang bagong kasal. Hindi na naman siya mapakali dahil magkatabi na naman silang matutulog. Matapos ang maghapong paggala kasama si Lolo Marcelino, ay dumiretso sila sa bahay ni Jason. Hindi naman siya pwedeng umuwi sa dorm dahil makakahalata ang matanda na hindi talaga sila nagsasama ni Jason. Tinawagan na lamang niya si Paolo at ibinalita rito ang mga pangyayari sa buhay niya. Really? That was a good sign. Sa tingin ko,
Kaunting tulak na lamang ay aamin na rin niyang asawa mong mahal ka niya. Anito mula sa kabilang linya. Alam mo, naiinip na talaga ako. Reklamo niya. Totoo naman kasing naiinip na siya. Inip na inip pa nga. Pagod na siya sa pagpapanggap nila ni Paolo para lamang paaminin ng manhid na si Jason. Tsaka medyo duda siyang kung may aaminin nga ba si Jason sa kanya o wala. Hindi ba't mahal nga raw nito si Ivy? Hey, hindi ba ang sabi ko sa'yo, maghintay ka lang? Magtyaga ka. Kapag walang tyaga, walang nilaga. Anito, saka tumawa sa kabilang linya. Natawa rin naman siya. Bigla akong nagutom dyan sa sinabi mo. Biro na rin niya. Tara, labas ka muna riyan sa lungga mo. Kumain muna tayo. Yaya naman ito. Nasanay na rin siguro itong kasabay siyang kumakain. Kung hindi nga lang niya siguro mahal si Jason, ay baka si Paolo ang pinagnanasaan niya ngayon. Teka, sandali. Magpapaalam ako kay Jason. Okay, call me up kapag pinayagan ka niya, okay? Natatawa namang wika ni Paolo mula sa kabilang linya. Sira ulo ka talaga. Kung makapagsalita ka, para akong isang teenager na magpapaalam sa tatay niya para lang. Nabitin ang pagsasalita niya nang may humablot ng cellphone niya. Nagulat naman siya nang makita si Jason sa kanyang likod. Hindi pwedeng umalis ang asawa ko ngayon, Paolo. Pasensya ka na. Madilim ang mukhang wika ni Jason sa nasa kabilang linya. Alam mo namang narito si Lolo Marcelino, tapos makikipag-date ka sa ibang lalaki? Anong gusto mong isipin niya? Halata ang iritasyon sa boses ng lalaki. Naiintindihan niya man niya ito. At dahil nagigilty siya, ay yumuko na lamang siya at muling bumalik sa terrace upang tawagan si Paolo. Hindi naman ito nagalit. Matapos makausap si Paolo, ay pumasok na siya sa kwarto ni Jason saka nahiga sa kama nito. Kumain naman na talaga siya. Gusto niya lang makalabas ng bahay ni Jason. Gusto niya lang makalayo muna sa lalaki kahit sandali. Gusto niya lang huminga. Pumikit na lang si Febby at pilit kinakalimutan na makakatabi niya si Jason sa pagtulog sa gabing iyon. Nagtakip siya ng unan sa mukha. Good luck, Febby. Sweet dreams. Pang-iinis niya pa sa sarili. Baliw na nga yata siya. Nilalamo na siya ng antok nang maramdaman niyang may yumakap sa kanyang bewang. Wala namang pwedeng gumawa niyon kundi si Jason lang. Napahugot na naman siya ng hininga. Nawala ang antok na kanina niya pa iniipon. Sorry, hindi ko naman gustong sabihin kay Paolo ang relasyon natin. Bulong nito mula sa likuran niya. Nagkunwari pa rin siyang tulog. Naiinis lang ako kanina. Minsan na nga lang kita masolo, sisingit pa siya. Nalula ang puso niya sa sinabi ng lalaki. Iyon na ba iyon? Aamin na ba ito? Na-e-excite ang puso niya sa isipin na anumang oras ay aamin na ito. Maririnig na niya ang gusto niyang marinig. Naghintay pa rin siya sa susunod na sasabihin ito. Matagal din siyang naghintay bago ito muling nagsalita. Sana ma-realize mo rin na mahal kita. This is it. Ito na iyon. Kaya niya pa bang itago ang kilig na nararamdaman? Gusto niyang magtatalon sa tuwa, ngunit pinigilan niyang sarili. Baka makalimutan niyang nagtutulog-tulugan siya. Hindi niya kayang ipaliwanag ang sayang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Mukhang kahit hindi siya marunong mag-tumbling, ay mapapatumbling siya sa saya. Pero teka, si Ivy. Mahal din ito si Ivy?
Matagal na akong nagpipigil na sabihin sa iyong mahal kita. Natatakot kasi akong sungitan mo lang ako. Patuloy pa nito. Naghintay pa rin siya sa mga susunod na sasabihin ng lalaki habang nagpipiesta na ang puso niya ngayon pa lang. Ang akala ko may pag-asang mahalin mo rin ako. Saka naman sumingit itong si Paolo. Kung alam mo lang kung gaano ako naiinis sa tuwing lalapit siya sa'yo. Kung gaano ako naiirita kapag hawak niya ang mga kamay mo. Kung gaano ako naiinggit sa kanya sa tuwing napapatawa ka niya. Kung alam mo lang sana, kung gaano ko hinihiling na sana, ako na lang siya. Gusto kong ako ang makapagpasaya sa'yo. Ngunit, naunahan na naman ako ng mokong na yun. Lihim siyang napapangiti sa revelasyong naririnig niya mula kay Jason. Positive, mahal nga siya nito. Pwede na niyang tanggapin ang inaalok nitong pag-workout ng marriage nila. Ngunit kailangan muna nilang mag-usap ni Paolo tungkol doon para magbigay din ito ng opinyon nito. Basta ngayong gabi ay matutulog siya ng mahimbing. Matutulog siya ng may ngiti sa mga labi. Matutulog siya na katabi si Jason. Matutulog siyang masaya dahil sa pag-amin nito sa kanyang mahal siya nito. Sana lang ay magkaroon din ng sagot ang isa pang tanong niya. Kung mahal pa nga rin ba talaga nito si Ivy? O nagsisinungaling lang ito sa kanya kanina? Nakipagkita si Febby kay Paolo upang ikwento rito ang napakagandang pangyayari ng nakaraang gabi. Hanggang sa puntong iyon ay hindi pa siya makarecover sa sayang dulot ng sinabi ni Jason. Kahit pa hindi nito alam na naririnig niya ito. Success ang plano natin. Nagmamalaking wika ni Paolo habang nagkakape sila sa isang coffee shop. Yes, thanks to you. Wika niya, saka itong nginitian. Kung hindi dahil sa lalaking ito, ay hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na ipaglaban ang nararamdaman niya para kay Jason. Sabi ko naman sa'yo eh. Masayang wika nito. Well, sana maging masaya na kayo ng asawa mo. Masaya akong natulungan kita. Maraming salamat talaga, Paolo. Sana matulungan din kita. Tulungan saan? Masaya na akong may isang kwento akong nagawa ng happy ever after. Natawa naman siya sa sinabi nito. Hindi niya maisip na kaya nitong maging ganong ka-corny at ka-cheesy. Nagkwentuhan pa sila nang biglang may sumingit sa usapan. Nilungon niya ang babaeng nag-excuse sa kanila. Nagulat pa siya nang makilala ang babae. Si Ivy yun. Pwede ka bang makausap? Anito sa kanya nakatingin. Lalabas lang ako para makapag-usap kayo ng maayos. Nakaunawa namang wika ni Paolo saka tumayo. Kapag kailangan mo na ako, tawagin mo lang ako sa labas. Baling nito sa kanya na tinanguan niya lang. Bakit mo ako gustong makausap? Baling niya kay Ivy. Alam mo bang nakikipaghiwalay sa akin si Jason? Simula ng babae. Ikinagulat niya iyon. Hindi niya akalaing kahit hindi niya pa nasasabi kay Jason na gusto niyang i-workout ang marriage nila, ay makikipaghiwalay na ito kay Ivy. Ano naman ang kinalaman ko ron? Tanong niya sa babae. Sinabi niya sa aking mahal ka niya. Malungkot na wika ng babae. Alam mo, Febby, wala namang problema sa akin kahit makipaghiwalay siya sa akin. Ang kaso, may pananagutan na siya sa akin. Tapos, saka siya biglang makikipaghiwalay? Kinabahan siya sa tinura na iyon ni Ivy. What do you mean? I'm pregnant. At sa tingin ko,
Kaya lang yung sinasabi sa aking mahal ka niya ay para takbuhan ako. Mangiyak-ngiyak na wika ng babae. Para naman siyang sinuntok ng isang higante sa sakit. Magagawa ba yun ni Jason? Hindi ganoon ang pagkakakilala niya rito. At bakit naman ngayon pa? Bakit naman ngayon pa nabalak na rin niyang aminin sa lalaki na mahal niya ito? So, what do you want me to do? Matigas na tanong niya sa babae. Hinding-hindi siya iiyak sa harap ni Ivy. Hinding-hindi niya ipapakita ritong nasasaktan siya. Iwasan mo na si Jason para mapanagutan na kami ng magiging anak namin. Diretsahang wika ni Ivy. Huwag kang mag-alala, Ivy. Hindi ko pinangarap na mangagaw ng nobyo ng iba. Iyong-iyo si Jason. Aniya na pinipilit patatagin ang sarili. Matapos nitong sabihin mahal siya nito, ay may nabuntis na pala itong iba. Salamat naman kung ganun. Wika ng babae na parang wala lang sa mukha ang lungkot. Mukha itong nagtagumpay sa isang laban na matagal nitong pinaghandaan. Paano? Mauuna na ako. Nakaalis na si Ivy at nakatulala pa rin siya. Hindi niya pa rin alam kung paano tatanggapin ang mga sinabi nito. Paano na ang marriage na i-work out sana nila ni Jason? Ipaglalaban niya pa rin ba ang nararamdaman niya kahit magiging tatay na ito sa isang bata na hindi naman siya ang magsisilang? Kaya ba ng konsensya niyang agawa ng isang ama ang walang kamuwang-muwang na sanggol? Ngunit siya ang asawa ni Jason. May karapatan siya rito. Unti-unti nang tumulo ang luha mula sa mga mata niya. Hindi na niya kayang pigilan ang isang emosyong tila pumapatay sa kanyang puso ng mga sandaling iyon. Gusto niya pa ring ipaglaban si Jason, ngunit wala na siyang lakas ng loob na gawin pa iyon. Magkakaanak na ito. Kahit ano pa ang gawin niya ngayon, ay hindi na maibabalik ang nakaraan. Hindi na maiaalis ang katotohanang hindi talaga ito para sa kanya. Kumuha siya ng isang tissue sa bag at pinunasan ng mga luhang ayaw magpapigil sa pag-agos. What happened? Ang nag-aalalang mukha ni Paolo ang nabungaran niya pag-angat niya ng kanyang mukha. Hindi na siya nakapagsalita pa. Niyakap na lang niya ito. Pilit naman siyang pinatahan ng lalaki. Hey, ano bang nangyayari? Pangungulit nito. Ikinuwento niya sa lalaki ang pinag-usapan nila ni Ivy sa kabila ng paghikbi. And you believe that lady? Oo. Bakit hindi mo muna kausapin si Jason? Para ano pa? Pagod na ako, Paolo. Pagod na ako. Ikaw ang asawa niya. Aminin mo na sa kanyang mahal mo siya para hindi na kayo parehong mahirapan. Ako lang ang nahihirapan. Ako lang. Febby, tama na yan. Pigil sa kanya ni Paolo habang ginagawa niyang tubig ang vodka. Hindi rin siya pumasok sa restaurant. Kasalukuyan silang nasa isang bar. Ang sabi ko naman sa'yo eh, kausapin mo na si Jason. Huwag kang magpakalasing dito. Pabayaan mo na lang ako rito. Kaya ko ang sarili ko. Aniya matapos lagukin ang isang shot ng vodka sa kanyang harap. Hindi mo kaya. Aminin mo man iyon o hindi. Naiiritang wika ni Paolo. And please, uso pa ang alak bukas. Huwag mong lunurin ang sarili mo sa alak ngayon. Saway nito sa kanya. It helps me ease the pain somehow. Pagdadahilan niya pa rin. Bukas, pagising mo,
Madaragdagan lang ang problema mo dahil sa sakit ng ulo mo sa hangover. If I were you, umuwi na lang tayo. Magpahinga ka na. Dito lang ako. Para hindi kita maistorbo, umuwi ka na. Aniya, saka itinulak si Paolo. Nakita niyang huminga ito ng malalim. Halatang nagtitimpilang sa kanya. Ang tigas naman ng ulo mo. Ayoko na, Paolo. Aniya na nagbabadya na naman ng luha sa mga mata. Pagod na ako. Hindi naman nagsasalita ang lalaki. Mabigat na rin ang ulo niya. Marami na rin kasi siyang nainom. Ngunit wala siyang balak itigil ang paglalango sa sarili sa alak. Tama na yan. Pigil na naman ito sa kanya. Pwede ba? Pabayaan mo na lang akong mag-emote rito. Masakit kasi talaga. Aniya saka muling tinungga ang alak sa baso. Pakiramdam ko, hinihiwa ang puso ko. Ang corny mo pala kapag lasing. Narinig niyang wika ni Paolo. Binato niya rin ito ng mani na pinupulutan niya. Huwag ka na ngang mang-asar. Bulyaw niya sa lalaki. Tama na kasi yan. Sinabi na ngang dito lang ako. Ang kulit mo naman. Hindi na nakipagtalo pa si Paolo. Hinayaan na lamang siya nito. Hindi na niya alam kung nakakailang bote na siya ng alak. Basta namumungay na ang mata niya at sobrang bigat na rin ng kanyang pakiramdam. Tara na, umuwi na tayo. Hindi boses ni Paolo ang naririnig niya. Parang boses ni Jason iyon. Lasing na nga talaga siya. Naghahallucinate na siya kung ano-ano na ang naririnig niya. At nahihilo na rin siya. Nag-angat siya ng tingin. Nanlalabo na rin ang kanyang mga mata. Ngunit alam niyang hindi si Paolo ang nasa kanyang harap. Si Jason ang nakikita niya. Iba talagang epekto ng alak? Utal niyang wika. Pakiramdam kasi talaga niya ay si Jason ang nasa tabi niya. Let's go. Wika ulit ng boses ni Jason. Marahil nga ay nag-hallucinate na siya. Inaakala na niyang si Jason, si Paolo. Paolo. Tawag niya sa lalaki. I'm not Paolo. Bulalas ng lalaking kaboses ni Jason sa pandinig niya. Pwede ba, Febby? For once? Huwag mong bigkasin sa harap ko ang pangalan na yan. Nalito na siya. Nasaan si Paolo? Ayon kasi sa pagkakatanda niya, ay ito ang kasama niyang nagpunta sa bar na yon. At sino ang lalaking kausap niya kung hindi nga ito si Paolo? Hindi kaya, hindi lang siya nag-hallucinate at si Jason talaga ang kausap niya? Sino ka? Hindi niya pa rin kasi makita ng maliwanag ang mukha ng kausap. Iyon marahil ang epekto ng alak. Hindi na nagsalita pa ang lalaki, bagkos ay hinila na siya nito patayo. At dahil wala siyang lakas para mag-inarte at pumiglas ay nagpatianod na lang siya. Naramdaman niya ang pagsandal ng kanyang likod sa malambot na sandalan ng passenger seat ng isang kotse. Naramdaman din niya ang pagsakay ng taong umakay sa kanya palabas ng bar sa driver's seat. Nasa tabi niya lang ito, kaya amoy na amoy niya ang pabango nito. He smelled like Jason. She was really hallucinating. Ngayon naman ay naaamoy na niya sa lalaki ang pabango ni Jason. Baliw na nga siya. At habang naaalala niya ng naaalala ang lalaki, ay tila nararamdaman na niya ang paghiwa sa puso niyang akala niya ay napamanhid ng alak. Tears ran down from her eyes. Pinipilit niyang itigil ang tahimik na pagluha, ngunit ayaw makisama ng kanyang katawan.
Daig pa ng mga luha niya ang ulan sa labas ng kotse. Naalala niya noong naiwan niya ang payong niya sa bahay at inihatid siya ni Jason sa quarter niya at ipinahiram sa kanya ang jacket nito. Lalong dumagsa ang luha sa mga mata niya nang maalala niya ang mga sandaling iyon. Mga sandaling nais niyang maulit, ngunit malabo na. Nagbalik din sa alaala niya ang kasal nila. Akala niya ay mamahalin din siya nito ngunit nagkamali siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Mahal kita. Nabulong niya pa bago siya lamunin ng pagod at antok. Nagising si Febby na masakit ang ulo at wala siya sa kama niya sa dorm. Kilala niya ang kwartong iyon. Kwarto iyon ni Jason. Ngunit bakit siya naroon? Kumain ka na. Nilingon niya si Jason na nasa bungad ng pinto habang may hawak na tray ng pagkain. Pagkatapos mong kumain, uminom ka na ng gamot. Hindi siya nagsalita. Unti-unting pumasok sa isip niya ang nangyari ng nagdaang gabi. Umiinom siya sa isang bar kasama si Paolo. Ngunit bakit sa bahay ni Jason siya nakatulog? Napakapit siya sa ulo nang maramdaman ang pagkirot niyon. Pesting alak talaga. Bulong niya. Iniwan ni Jason sa bedside table ang tray na may lamang pagkain. Saka siya iniwang mag-isa sa kwarto nito. Pinilit niyang tumayo at magpunta sa terrace. Lumanghap siya ng sariwang hangin. Hindi ka pa ba kakain? Narinig niyang tanong ni Jason. Kumain ka na dahil may pag-uusapan pa tayo. Hindi siya sumagot. Imbes ay pinagmasdan na lang niya ang magandang tanawing nakalantad sa harap niya. Masama pa rin ang loob niya rito. Pakiramdam niya ay niloko siya nito. Hindi na dapat nito sinabi sa kanyang mahal siya nito kung magkakaanak din naman ito sa iba. Tama ba ang sinabi ni Ivy na sinabi lang ni Jason na mahal siya nito dahil gusto nitong takasan si Ivy? Naniniwala siyang hindi ganong klaseng lalaki si Jason. Hindi ito tatakbo sa responsibilidad. Pero masyadong magulo ang isip niya para mag-isip ng tama. Mahal kita. Narinig niyang wika ng lalaki. Nais na namang tumulo ng kanyang luha, ngunit pinigil niya iyon. Hindi niya hahayaang magmukhang kawawa sa harap nito. Nais niya ring maniwala sa sinasabi nito, ngunit malaking katangahan iyon. Hindi pa ba siya nadadala? Naniniwala na siya dati rito, ngunit ano ang napala niya? Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Salat sa emosyon niyang wika. Pinipilit pa rin patigasin ang puso. Ngunit kahit anong gawin niya, ay nasasaktan pa rin siya. Ano ba kasing hindi ka panipaniwala sa sinasabi ko? Nagtatakang tanong ni Jason. Hinarap niya ito. Malungkot ang mga mata nito. Nais namang lumambot ng puso niya. Ngunit tinikis pa rin niya ang lalaki. Lahat. Sigaw niya, saka mabilis na nilagpasan ito. Hinanap niya ang sandals na suot niya nang nakaraang gabi at isinuot iyon. Lumabas siya sa bahay ni Jason. Maghahanap siya ng lugar kung saan siya makakahinga ng maayos. Kahit kasi malaki ang kwarto ni Jason, ay tila sumisikip iyon para sa kanilang dalawa. Nakarating siya sa isang mini park na kagagawa lang malapit sa bahay nito. Marami ring tao sa lugar na yon kahit maaga pa. Ang mas nakakainis pa ay may mga magkasintahan pang naglalambingan sa tapat niya. Naupo siya sa isang bench at itinaas ang paa. Buti pa ang mga taong iyon, mukhang masaya. Samantalang siya, ayaw na niyang maniwala sa mga happy ever after na yan. No more fairy tales,
at hindi na siya bata. Uso pa bang fairy tales? Tanong niya sa sarili. She knew she sounded bitter, but that was the truth. Ayaw na niyang maniwala sa mga fairy tales at happy endings. Isinusumpa na niya ang mga iyon. Oo naman, uso pa yun. Naistatwa siya nang marinig ang boses na yon na kayang palambutin ang puso at tuhod niya. Sinundan pala siya ni Jason. Bakit mo pa ako sinundan dito? Dahil may pag-uusapan tayo. Tungkol saan? Nag-usap na kami ni Paolo kagabi. Maikling tugon ni Jason. Oh? Eh ano naman ngayon kung nag-usap kayo? Sarkastiko niyang tanong. He told me about your plan. Plano niyong paaminin akong mahal kita. Hindi ba? Tama. Pero ngayon ko naisip na wala naman palang halaga yun. Kahit hindi mo pa ako mahal, wala na sa akin yun. Aniya, saka tumingin sa ibang direksyon. Hindi niya rin alam kung saan ang gagaling ang lakas ng loob niya para sabihin pa yun kay Jason. Ano ba kasi ang problema? Ang sabi sa akin ni Paolo, kinausap ka raw ni Ivy. Ano bang sinabi sa'yo ni Ivy? Hindi mo alam kung anong sinabi sa akin ng girlfriend mo? Ex-girlfriend. Pagtatama nito sa kanya. Naguguluhan na naman siya. Ano ba kasi yun? Ang sabi niya, buntis siya at ikaw ang ama. Aniya sa kamuling hinarap ang lalaki. Lumambot na rin ang anyo niya. Hindi ko alam yan. Naiiling na wika ng lalaki. Naniniwala ka ba sa kasinungalingang yun? Anito habang papalapit sa kanya. Tumango naman siya. Naniwala ka sa kanya without even asking me if that is true? Nagtatampong wika ng lalaki. Bakit pa ba ako magtatanong? Wala naman akong karapatan. Nakayuko niyang wika. May karapatan ka dahil asawa kita. Giit ni Jason. Ang sarap pakinggan niyon. Unti-unti na talagang natutunaw ang galit sa puso niya. At hindi totoo ang sinabi ni Ivy sa'yo. Mahal kita. Naniniwala ka ba? Sigurado ka ba riyan? May paglalambing na tanong niya sa lalaki. Alam niyang mali siya na basta na lamang naniwala sa iba nang hindi man lang kinukumpirma ang totoo kay Jason. Pero ang sabi mo sa akin, mahal mo siya. Ang problema kasi sa'yo, ang gulo-gulo mo. Sigurado ako. Matagal na kitang mahal, Febby. Matagal na matagal na. Madamdaming wika ng lalaki. Sinabi ko lang na mahal ko siya dahil sa pride ko. Naisip ko kasi si Paolo. Natatakot ka lang na sabihin sa akin dahil baka sungitan kita. Pagdudugtong niya sa sinabi nito. Rumihistro ang pagtataka sa mukha ng lalaki. Huwag ka nang magtaka. Nung nagtutulog-tulugan ako, narinig kong sinabi mo yan. Napangiti ang lalaki sa sinabi niya. Saka siya niyakap ng mahigpit. Tinugon niya ang yakap na yun. Humiwalay ito sa pagkakayakap sa kanya makalipas ang ilang sandali. Nais pa sana niyang magprotesta. Will you marry me? Sinalubong niya ang mga mata nito. Kasal na tayo. Will you marry me again? This time, sa simbahan naman. Tinanggap niya ang alok nito at niyakap ang lalaki. I love you, Febby. I love you too, Jason. And then he held her in his arms once again. Hinawakan ito ang magkabilang pisngi niya at hinalikan siya na punong-puno ng pagmamahal.
hindi pala siya dapat maging bitter. Hindi pala niya dapat isumpa ang happy endings at fairy tale. Dahil narito na sa harap niya ang magpapadama sa kanya ng happily ever after. Pero kailangan mo pa rin patunayan sa aking nagsisinungaling lang si Ivy. Giit ni Febby sa asawa. At kapag ba napatunayan na natin yun, lilipat ka na ba sa bahay ko? Nakangiting tanong ni Jason. Oo naman. Wala naman din akong choice. Naroon si Lolo Marcelino. Inirapan niya si Jason. Huwag ko na kayang pabalikin sa Maynila si Lolo. Biro naman ito. Kapag naayos na ang isyo kay Ivy, maghani muna tayo. Request niya. Ngumisi si Jason. Sure ka? Oo. Nakalabing sagot ni Febby. Iparanas mo naman sa akin ang honeymoon. Natawa si Jason. Eksakto. Inimbitahan ako ng kaibigan ko sa Isla Paraiso. Gusto mong pumunta ron? Ang Isla Paraiso ay isang beach resort sa Palawan. She hadn't been there but she saw the place on the internet. Napakaganda ng lugar. Majestic, sabi ng iba. Kaso, baka magalit na ang boss natin sa restaurant. Mag-resign na tayo. Gusto mo ba? Ha? Let's build our own family in Manila. Naroon ang mga kamag-anak natin. I might be working in the company too. At ako, magiging may bahay mo na lang. If you want to. Hindi naman kita pipigilang magtrabaho kung gusto mo. Huwag na. Gusto ko na lang maging may bahay mo. Ngumiti ng pagkatamis-tamis ang asawa niya. Gusto ko rin yun. Kaya, halika na. Huntingin na natin yung ex-jowa mo. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ko napapatunayan na nagsisinungaling lang siya. At sumang-ayon si Jason. Agad silang nagtungo sa hotel kung saan naglalagay si Ivy. Hindi ka ba naiinis sa akin? Tanong ni Febby kay Jason habang nasa biyahe sila. Bakit? Dahil parang ang dating, wala talaga akong tiwala sa'yo. Naiintindihan ko naman ang concern mo. Kahit naman sino ay magdududa. Ang importante lang sa akin ngayon, mapatunayan ko sa'yong hindi ako nagsisinungaling. Tuwang-tuwa pa si Ivy nang mapagbuksan ng pinto si Jason. Ngunit agad na nabura ang ngiti sa labi nito nang makita siya. Why are you here? Tanong ni Ivy kay Jason. Totoo bang buntis ka? Hindi makapagsalita si Ivy. Nakagat lang nito ang ibabang labi at nagsimula ng umiyak at yumakap kay Jason. Hindi ko pa rin kasi matanggap. Sa totoo lang ay naaawa si Febby kay Ivy. Masakit naman kahit kanino ang maipagpalit sa iba. Kaya nga nakikipaghiwalay na ako sa'yo bago pa ako magpakasal, di ba? Hindi alam ni Febby yun. Noong umpisa pa lang pala, ay gusto na talaga ni Jason na i-work out ang kasal nila. Hindi yun madali. Hinayaan ni Febby na mag-usap ang dalawa. Bumaba muna siya sa lobby ng hotel at doon na lang naghintay kay Jason. Kalahating oras din marahil siyang naghintay bago dumating ang lalaki. Bago pa tayo magpakasal ay nakipaghiwalay ka na sa kanya? Hindi niya mapigilang itanong kay Jason. Oo, pero ayaw niya eh, kahit anong pakiusap ko. Pero sabi mo, magpapaanal tayo in 2 years. Nagtatakang tanong niya. Para lang sa pride ko yun. Ani Jason. May nararamdaman na talaga ako sa'yo kaya gusto kitang pakasalan. Bakit naman ako magpapakasal nang hindi kita gusto? Yun naman pala eh. Bakit hindi mo pa kasi sinabi ka agad? Eh di sana hindi na umabot sa ganito.
Inis na sabi ni Febby. Ewan ko nga rin bakit lagi akong naduduwag pagdating sa'yo. Mula ngayon, ayoko na ng paligoy-ligoy, Jason. Masusunod po. Inirapan ni Febby ang asawa, saka nito ni Yayang umuwi. Nang araw ring iyon ay nag-resign na sila at nagpa siyang bumalik na sa Maynila kasabay si Lolo Marcelino. Tuwang-tuwa ang matanda nang sabihin nila ritong mag-honeymoon sila sa Isla Paraiso. Hindi akalain ni Pebby na ang lalaking kinaiinisan niya ay ang lalaking makakasama niya habang buhay. Pero baka nga talaga siya naiinis kay Jason noon ay dahil gusto niya rin ito. Hindi niya ito maamin kaya kunwari ay ayaw niya rito. Ngunit nakatadhana talaga sila sa isa't isa. Dahil tadhana na ang gumawa ng paraan para ma-realize nila ang damdamin nila para sa isa't isa. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh.